And we're live. I'm your host, Parc Cruz, and welcome to another boring Monday session. This is session 15. Joining me tonight are my cool co-hosts, Macky Alejandro, Phey Palma, and Ga Marts. Pasok, pasok. Good evening, everybody. This is Boring Monday session 15, the big one, 5. Yun. Paaga tayo. Kasi wala si Rommel Marcelo, kaya maaga tayo. Alam mo, wala tayo hinitay na amo. Actually, kanina, Parc, may nagre-reklamo na nga eh. Sabi niya, wala pa rin daw yung, hindi pa rin daw nagla-live. Matutulog na daw siya ulit. Eh, sinabi ko kagad, ito na po, magla-live na. Yun. So, good evening, Tita Gina. Thanks for the thing. So, that's our new feature here. Tapos, ayun o, Franco, yun o. So, Mr. Doc Franco. Good evening, Doc Franco. How are you? Doc Franco, may tatanong ako sa'yo. Yun o, mamaya, papakita natin kung ano yung tatanong niya. Anyway guys, maaga pa naman. So, shout out muna. Or para pa-wash out daw sa Dylan. Sino ba ito? Pa-wash out mga sir! Mark Lester Reyes. Ayan, diba? May isa pa. May kasunod. Siyempre, ang aking kid na maganda. Mana daw, magkamukha daw kami. So, Nicole Cruz, good evening. I love you. Magkamukha kayo. Nakita ko yung yung pinost niyang kapag sinabi handout lang. Salbayan. Diba? Sabi ni Franco, next week I'll be there daw. Diba? Parang yes, kanta. We'll see you, syempre. So, musta-musta. At musta mga buhay. Kamusta yung mga kapatid natin nag-i-enjoy sa lamig? Unahin natin muna yung nasa taas natin. Taiwan! Kamusta batang Taiwan? Okay na nung last weekend eh. Kaso lumamig ulit ngayon eh. Huh? Ilan? Anong temperature? 10 to 14 degrees all over Taiwan. Oh, di ba? Pasigaw daw. Yung Dizon, pasigaw. Ayan, nababasa nyo pa ngayon ang sigaw nyo, di ba? At nakikita na ang mga profile picture nyo. Kita-kita kayo ngayon. Pogi nung naka-TV na t-shirt. Team Bright. From diba? M. Antonio. Mac, ikaw na lang magbasa, ako na lang magpapakita. Tuginay. Good evening. Thank you for dropping by the show. Yun. Sir Mark Lester Reyes. Yeah, basala muna tayo. Maaga pa tayo. Mamaya na tayo magtrabaho. Aga-aga tayo. Magparami muna tayo. Magkalat tayo. Sabi daw ni Pei, tutugtog na daw siya. Nakatono na eh. Ano ba? May vocalista na. Ito yung vocalista. Ayun o, lead vocalist. Ayun o. Ayun. Paano ba yun? Ayun. Shout out. JM Bual. Sino? Si JM daw. Ay, lalabas yan sa screen. Antay mo, JM. Ay, ito na. Tingnan mo ito, JM. Ayun. JM, ayun. Yan, ayun. Oh. Pa-shoutout. Ayun na. Ayun na. Silhouette. Oo. Kita-kita. Mas kitang-kita t-shirt mo dito, Diba? So, may bago po kasi kami yung sinusubukan. Hindi namin sasabihin kung ano yun. May gising na. Gising na. Good morning, Sir Edwin Loyola of LA. Kapi Edwin. Ayun o. Kuya Edwin, inaanohan ka na o. Shot na daw. So again, guys, this is Boring Monday. So where we do random image post processing from random folks live on the spot. So magpadala lang kayo ng photo. Dito sa diba? Mga pala. Sabay lang ho. Isa lang kabay ko. Alright, basa. So, basa. Is where we do random image post processing from random folks live and on the spot. Oh, diba? Send in your photos for post presented via FB Messenger to any of the co-hosts, JPEG, PNG, TIFF, or RAW files. Bahala kayo kung gaano katagal nyo mapapadala ang RAW file ko. Ganun.
baka tapos na siya o wala pa yan sa amin. Diba? So send your images to either my DM Mark Angelo Alejandro to Phey Palma Ga DM or to Ga Marts. And tonight, joining us of course is of course the regular na co-host ko, Macky. But of course with our guest co-host with introduce mo nga na mabuti sila, Macky. Kung paano mo pagkakilala mo sa kanila. Okay. So syempre in Mandarin. In Mandarin syempre yung isa. Hindi pa pwede yun. Tapos ka ulit, ha? Wag, tas maano ko dyan. Aawayin ako ng mga taga-Hong Kong. Sige lang. It's worth trying. Sige, bahali mo, may makaintindi. Unahin natin si Mark Sensang. Mark Sensang, ni hao. Ni hao. Di ba? Sa Taiwan, pero Philippine run. Diba? Philippine Run. May sinabi si Edwin. Oh, hi, finally, may ganyan na. Mayroon, syempre. Oh, nagkakaroon Edwin na kami kahit paano budget. Pero, mas maganda kung magkakaroon pa ng sponsor para mapaganda namin lalo yung show. So, inflation. Yeah. You can help us. Basahin mga Macky. Go, go. You can help ang aga-aga nag-plug agad. You can help us improve the show as a sponsor. Let us talk. Email us at parkhere2020@gmail.com. So, basahin niyo yan, di ba? May feedback tayo. Sino yon? Si Ga. Headphone. Or mute nyo. Mute nyo yan. Yun. Di ba? Alright. Alisin na natin yung sponsorship na yan. Yun. And then, alisin of course, natin. We have from Hong Kong, the ano nga tawag sa Hong Kong, special republic, special administrative region, di ba? Ako na, di ba? Hello, ko wai lei ho, okay, Hong Kong yan, Philippine yan, okay, Phey Palma, phey nhìn lên đồ park here, nay hao, ma, wala, wait, lagyan ko ng subtitle ha. Nag-usap ng Mandarin at Cantonese. Pinakilala mo ng inchik, ayaw mo naman mag-Cantonese. Oh, di ba? Kasi nga, di ba? Pero ang ganda, maganda actually pakinggan ang Cantonese. Ano lang siya, mabilis, pero magandang pakinggan. Maingay. Yes. So guys, ang maganda ngayon tonight, the topic tonight ng grupo is owning a photography studio. So of course, we invited Phey Palma, one of our members and one of our friends who owns his own studio in Hong Kong, yes, to shed some light and share some tips on kung madali lang ba, maganda bang gawin talagang negosyo ang studio, mm-hmm, whether you're out or in the Philippines. So ito, mm-hmm, kasi it's applicable. Mas maganda pa nga sitwasyon niya doon kasi iinan lang naman sila. Kumpara dito, parang kabuti na ang mga studio. So ano lang yan. So yun yung reality. So pag-uusapan, mm-hmm, natin. So you have any question about photography studio, go post it here. Yeah. Just punch it in the comment section and ipa-flash natin sa screen. Hindi na natin kailangan masyadong basahin kasi makikita na sa screen lahat ng ano nyo. Low-tech na tayo. Yun. Like, you know, Macky, may nag-greet daw. Good evening. You know, good picture evening, pa yata, Sir Castillo. Picture pa yata niya ng bata to. O, diba? So, Sir Castillo, nakikita ka tuloy ng lahat ng nakakakilala sa'yo na ganyan pa rin ang profile picture mo. Yun. So, sige, tuloy mo na. Yan. Ah, nakikita nyo na rin, watching, no? Oo. Diba? Yes, no, that's good. No, diba? Hindi, meron akong isang, yung phone ko naka, naka-monitor. Diba? Oo. Hey. So, for those who are watching again, this is Boring Monday Session 15. Imagine, 5-5-5-15. Yeah! And this is not our regular show pa ng Boring Mondays. We're just fooling around, testing things para on Feb, yun ang back to our normal routine. Kasi ano lang to? Ano ba tawag? Prequel to February. Sa February po magre-resume yung normal, mga tinitest namin kung anything palpak. Ngayon nyo makikita. Di ba? Mm-hmm. Like, nakita nyo last week yung topic. Ah, sige, let's talk about the last week episode. Kayo dalawa ba? Nanood ba kayo last week? Oo. So, ano masasa? Controversial Oo, sobra. So, medyo ano masasa? Napag-isip ba kayo ng flat earth? Nakumbinsin na ba kayo na flat ang earth? O,
Sige, sige, sige. Paki, interview mo nga sila. Ano ang ano nila? Take nila sa para alamin natin. Aga pa naman eh. So we'll start around 7:30 yung. Sige, kay survey muna. Ano pala kayo ma-survey? May sense ba na flat ang earth? Hindi ba ako mapaparedit? Hindi, ano naman yun eh. Again, ay, may disclaimer kanina. Yung, di ba? Sa, yeah. Sa opinion, okay. So, okay lang yan. Go. Flat Earth. Yeah. Opinion yan, pare. Opinion yan. Traveler ako, nakikita ko labas, pabilog eh. Parang hindi ko masasabing flat eh. Okay. Pero kung meron nga, may takip kasi flat nga daw, tapos may takip kasi na may parang dome. Mangkok. Oo, may mangkok sa ibabaw. Hanapin niyo muna kung sino yung gumawa ng mangkok na takip na yun. Kung ganun kalaki yung mangkok na yun, pakisabi na lang sa akin. Tapos, okay, magandang ano negosyo yung kung sakali. Dagdag natin, yung ano naman, yung moon landing is a hoax. Kasi yung, ano nga yung term ni, ni Sir Joe, yung specular, tama ba ako? Specular light? Pops, spec, Pops, si Edwin Loyola. As mo, dali, bago gising lang naman. Matutulog daw muna siya. Okay. Si Edwin, tapos, gusto niyo ba i-patch in si Edwin? Alamin natin yung opinion niyo sa platter. Pwede naman i-phone patch yan, diba? Para ayoko. Kagigising lang. Mabaya, pag ano ka na, pag ano pag lang, patindo ka na. Pag, medyo nahimasmasan. Oo, pag mabait ka na. Kasi mabaya, ano, kung baka ano sabihin mo eh, live tayo. Well, hindi, bago natin siya isa lang, sasabihin ko na yung disclaimer para automatic pagpasok niya, protektado yeah, mamaya, na agad. Yeah, mamaya, babalikan diba? Natin siya. So, si Ga, what's your take about flat earth and lunar landing? Nung nakita ko si Sir John, naalala ko yung light stand eh. O nga ba yun? Ano ba story ang ganon? Nakalimutan ko. O nga ba? Kapag nga ba? Nagkakaroon mo yung light stand tapos binibenta mo. Ah! O diba? Pero ikaw, sige Ga, naniniwala ka? Flat ang Earth? Or nakumbinsi ka ba na naging flat pero bago ang tayo, Earth? Pero bago tayo dumiretso, ang ganda ng kwarto mo, brother. Ngayon lang namin nakita na walang the virtual background. Walang virtual background ngayon. So, sa mga, ano, mga bagong lalunod, ganyan nyo lang makikita yung kwarto niya. Ano. Love this. Hindi, ito love naman din. Pati ako, nag-aayos din ako. Oh. Tsaka tingnan mo yung ano. Tingnan mo yung gilid ni Ga, yung sa gilid niya sa wall, halatang nagtanggal ng maraming post. Ano ba yung mga nakalagay dyan? Yung mga calendar yung mga girls? Picture. Yun? Eh, dapat kailangan pala. Handway. Eh, dapat handway. I-focus natin sa kanya. Focus natin ay, sa kanya. Mga tanway girls nandyan. Diba? Ami, nagpapa-shoutout. Shoutout to Tita Pichi, Annette, Nico, Ariel and Ate Jane. Dito magpo Paps, dito magpo sa atin. Yan. Hindi, wait oh. Hindi mag-po pause yo. Paps, ayan oh, someone posted. Maki, basa. Oh, according to Mr. Alfred Bacani, flat earth is stupid. Laugh out loud. Even the Greeks think the earth is spherical, 'di ba? Yes, sir. Again, watch again, our previous episode. Panorin nyo. It's an opinion. Hindi namin kinakampihan o yung pagtatanggol. Basta panorin nyo na lang yung last show namin if you wanna know about Flat Earth. And ano. So, yun. Paano ko ba siya i-share screen ko? Kailan hindi siya pwede palang share screen from the phone. Ay, wala. May nag-ano, may nag-literal sent a photo. Ano sent a photo? Ko sino. As in, literal, sent a photo. Ang lumabas muna. Hindi, lumabas na yung picture. Alright. Aga pa. Yeah. Yes. Hindi, at least may submissions na tayo kagad. Thank you for pa. That submission. Mamaya ako babanggitin ko sino yung nag-send. Balikan natin muna si Ga. Hindi pa na nasagot yung ano, flat earth saka lunar landing mo. Flat earth? Hindi pa kasi may mga pictures eh. May okay, di ba? Pictures na bilog siya. Mm-hmm. Then lunar landing, may evidence din galing sa NASA eh, na nandun talaga sila. Uy, na-flash sa screen yun ah, si Nico. Yeah, inano ko, nakita ko nga. Kaya ano, kaya ulit nga tayo. One more. Ayan, kaya mahirap paniwalaan yung flat earth. Okay. Ayun, lunar landing.
na hindi naman totoong nangyari ang lunar landing. Pero may videos din eh. Mm-mm. May videos din doon sa yung unang tapak ni Neil Armstrong ba yun? Or, it's studio nga daw yun. Oo. Pero, conspiracy theory to ngayon? Pero ito tuloy ba natin to? Wag. But then again, yung mga nakinig nung last episode, again, that episode was special kasi nga, we were just trying to, to give a voice to dun sa, yung mga conspiracy theories. Again, we're not saying that we believe in them, we're not saying that we promote it, but, again, it's an opinion, so, we're all free to express yung kung ano yung, what we believe in. Kung paniwalaan nyo man yung sinabi ni Sir Joe Don, that's up to you guys. Basta kami, may sarili rin kaming opinion when it comes to those matters. Yeah. Oh, good evening daw kay Ate Rhea. Good Hello. Evening. So, Chad Sar, wag niyo na papasok. Okay, sabihin mo, wag na pumasok si ano, si Nognog. Okay na kami, okay na. Si Nognog. Nognog. Okay na kami. So, thank you na lang. Post na lang siya. Mag-hi na lang siya sa chat. Yun na lang. Okay na lang. Sa mga nagtataka kung bakit wala po si Rommel Marcelo, di ba po nabanggit naman namin a few episodes ago na kasi nga sikat na siya, may sarili na siyang following, marami na siyang contract signing na ginawa. So, iniwanan na po niya kami. So, yeah, kaya ganun. Na kami. Ganun talaga. Siyempre. Wala ka raw budget. Wala. Ganun talaga eh. Wala eh, mahirap amon nyo eh. Paano ba? Diba? So, alam niyo naman, kailangan mag-branch out ni Rommel kasi sabi niya, kaya naman na daw niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. So, and kami naman, supportive kami. So, Rommel, kung nasaan ka man, thank you. I hope you get you'll be happy with your choice. Supportado ka namin. Maging masaya ka. Sana huwag kagalisin. Saka sana magtagal yung show mo. Ito, di ba? Ganda sabi ni Kuya Edwin. Asus, nasa presito ka. Oo nga, kasama niya si Digong, di ba? Hindi nga namin nabanggit eh para hindi na on. Hindi. The funny thing yun. Pakita mo yun. The funny thing, ayoko. Huwag dito. Marami nanonood dito. Akala nga nung iba, totoo. Kasi kakawig nga niya. Akala ko din siya yun. Nakababa, tapos yung chan. Ah, bihira naman. Ba't ko naman ipopose kung totoo yun? Akala ko talaga siya yun. Eh, kasi nga, yung angle, nakatungo, tapos yung side view, di ba yung pwesto ni Rommel dito sa side na to. Ganun naman talaga yung tsura niya. Tapos yung, pati yung suot na ano eh, pati yung suot na sweater, meron si Rommel nun eh. Ganun nga yung formahan eh. Inlaki na chan, siya rin yun, di ba? Ganun din. Tapos yung reaction yung mukha na parang, ha? Kasi nga, di ba? Pero so, again, kasi naman yun, wala po kaming masamang intention, nag-share lang kami. Yeah. So again, guys, this is Boring Monday, session 15, where we do random image post processing from random folks. So send in your images for post processing. And may mga nakapila na ho from last week. So just send in your photos at malay nyo, ipipila pa na naman. Marami pa naman show at January pa lang. At we're counting how many episode pa gagawin natin, Macky? Buong taon natin gagawin. Every Monday, imagine mo. Second week of January. Yeah. So meron dalawa pa. And then before February. So February actually is the real kickoff ng buong production. Yan. And don't forget our special episode. Mm-hmm. Okay ka. Suki ka na nga eh. Next time, ikaw na mag-host nga eh. Tinatamad ako. So, yun. Next month would be yung Parc here. The first Parc here live show. Edwin the one. And wag lang malalasin during show. Okay yun. with the caption, the real deal. Yeah. The real deal. Sir Edwin Loyola. I tried explaining that to people. Mm-mm. Bakit real deal? Real deal. It's because what you see is what you get from Edwin. Diba? Walang ano yan, walang kaplastikan. Kung ano gusto mo sabihin, sasabihin. Wala siyang persona na pinoportray online wala. And offline. Kung ano yung in real life, yung pa rin yun when it comes to online. Yeah. Antipatiko siya sa personal, antipatiko siya sa live. So, pero sa totoo lang, 6 or 7 years ago, nakasama ko sa coffee table book niya. Uy! Oh!
Oo. Do dapat tawag namin sa iyo Sir Pay, Sir Pay na. No, Sir Pay. Sir Pay nga tawag sa kanya, di ba? Pay lang, okay na yung pay lang. Kale, magka-level yan, Sir Edwin Loyola, Sir Phey ano, Palma. Talk, let's talk about that take, coffee table book. Pag mga hindi ko alam yan. Ayun. Ang tagal na nun eh. When was it published? Boy. Siguro mga 7-8 years ago siguro. May copy pa na available na mabibilhan? Actually, hindi ko nakita yung, yung libro eh. Yung finished product. Nakita ko yung nakita ko lang from pictures lang yung ano. Okay, sinare okay sa akin ni Boss Edwin. Yon, diba? Happy holidays, Merry Christmas, and Happy Hi, Sir Mark New Year. Hi, good evening, good evening. Kung may patroy, kung may patroy. Anyway, abangan nyo. Hopefully, we could invite Mark Floro for Boring Mondays next week. Next Monday. Next week, pag hindi siya, he was supposed to be coming in, pero busy. May gagawin ho si Kuya Mark Floro. Para next week, abangan nyo. We'll be inviting him and we'll be talking about photography, advertising, and food photography. And magpakasawa kayo magtanong na sa kanya. At yun. Yes, exactly. Yung so pressure niya. Kahit hindi pa siya umuoo. Nakaano na. Sinabi na lang. Na. Wala na atrasa dyan. Yun. Hindi, pero yun nga, di ba? So, yung kay Sir Edwin, kasi kung ano nga talaga siya offline, yun din yun eh. Walang pinakaiba online. Saka, eh. And then, you haven't met Edwin in person, right? Hindi pa. So, guys, literal, kung ano nakikita nyo sa wall niya, kung ano nakita, walang persona. Not like me. Kasi ako, di ba, pag nakita yun, akala mo kung sinong... yung pala, one of the boys, pag normal lang mong tao. napaka boring po niyan sa personal. Oo. Bigyan niyo pagkain, masaya akong tao. Ganun. Hindi ba? But then again, Kuya Edwin, thank you for stopping by. May tanong si Mark Flore. Mark Flore. Ayun, you will now. Oo. Yeah, Sir Mark Flore, that's for next week. Next week. Ito rin yan. This is gonna be the same platform. So what you see on the screen, ito rin yung gagamitin for you next week. Para matanong at matanong kanila sa mga ano mo specialty mo about food mga ano or photography in general, pwede na natin ano. Yes, exactly. Parang sabi nga nila ano nila Tita Annie, ano iba rin yung nakikita nila sa screen doon sa 'di ba nakaano sila doon, nanonood sila doon sa TV. So iba na yung format. So sinabi ko nga na iba kasi yung platform na ginagamit natin ngayon. Not the usual nung dati na nakikita tita, lahat. So nababasa niyo rin to. Ang shameless ng plug. So you know, everyone who's enjoying what they're seeing right now, guys, read this. Because whatever you're seeing is not free. It's not going out all the shameless vlog, di ba? Shameless pa pare. Ano? Dude, wala pa tayong mga sponsor. So, ito. Yeah. Dagdag. So, you could email Park here or you could just text Macky for the details. Yeah. Or patawirin nyo na lang ng bahay. Yeah. Tsaka ano, Flash Mob Park yung... Napaka-demanding mo naman eh. Hi, Andre. Yung ticker. Share, di ba? Share the link below. Meron ba? Well, meron tayong link below. So again, this Basa Macky. Go. Yan. This is Boring Mondays, session 15, where we do random image post-processing from random folks live and on the spot. So you may submit your photos for editing to either my DMs, Mark Angelo Alejandro, to Sir Phey Palma's DM, or to Ga Marts. So again, the format of the photos, it could either be in JPG, PNG, JPEG. TIFF, yeah, ping, JPEG, I'll help you out, Macky. I'll help you out. JPEG, ping, TIFF, and RAW. Hindi pinopronounce si Macky eh. Nahihirap na sa JPG. Parang artista. Kalong action star yung sinabi niya. Kaya nilito. Strike one. Okay lang. Sabi ko na. My fault. Brother, may message siya. Mark Floro. Monday? I might have a shoot. Lahat ng comment ni Sir Floro napa-flash sa screen. I'm enjoying flashing everything. So post lang guys. Diba? Post lang guys and we have a new feature. Share the link para makita ng iba. And then of course, if you have any questions, comments,
or any reaction to the show, to the new format, you can punch it in on the comment section and makikita natin yan. Ipa-flash natin sa screen. Hindi lang babasahin, ipa-flash na sa screen so that you will see yourselves on the screen. Depende ha, kung masama yung proposal, hindi ko ipa-flash. Diba, mahirap na yun. Kung... Ay, wala tayong disclaimer para doon. Wala time po. So guys, again, our main topic, normally during Boring Mondays, we do also, aside from post-person, we also discuss certain topics. So tonight's topic is about photography studio, owning a photography studio. So Care Offs, of course, will be asking Phey Palma, Sir Phey Palma pala. Sir Phey Palma. Kasi may coffee table book. Dok lang. Na-conscious na. Ano ka ba? Co-host ka na, kaya pwede ka na namin asarin. Hindi ka, yung guest, hindi ka namin pwede. Ano? Ayan, naglalasing na tuloy. Yan ang reason ko bakit ayaw nyo mag-photography. Ayan, naglalasing na ho siya dahil bukas balik siya studio. Anyway, guys, and aside from that, we also have three topics on hand. Diba? This is the group topic. Yung pwede natin discuss sa lahat tayo sasagot. So, even the audience kasama, di ba? Yeah. So, I prepared three questions or three topics. So, yun. Number one, if you have a time machine that can only go back in time, not to the future, where would you go and what would you do? So, mukhang naalam na nga ni Pei gagawin niya dyan eh. So, sana maganda yun. Interested daw na. Maganda yun. Iba-iba yung sagot to. Number two. May recording doon eh. Joke. May recording yun eh. And number two. Best and worst story experience with alcohol. Yan! Alam din. May, ako meron eh. Sa Taiwan eh. Bad yun. And finally, which childhood favorite food would you love to eat again but has been discontinued? So, yun. So yan ang i-share natin for everybody and for the audience. Yan, yun. Sir, sana, ano, mayroong ganda ng Sir sinabi Edwin. Yan. Ayan, diba? Sir Pay. Wow. Oh, madama. Sir Edwin na lang. Nagtatawagan na silang Sir. Oh. Diba? Kilabuta kayo dalawa dyan sa ginagawa. Kinakapalan ko na lang yung mukha tanggapin ni Sir. Actually, may nakapila na sa akin mga photo. I have two photos na nakapila from last week. So, compliment of actually, ang padala na first photo, it came from Ga. Si Ga itself. Ang question kasi, ang problema niya, hindi niya alam ba anong gagawin niya dun sa photo. Meron ako, matutuwa ka Ga sa gagawin ko. Buburahin ko para sa'yo. Then, second photo was submitted last week by Rommel. Our master Rommel Marcelo. Hindi ko siya pinrasis last week kasi nga may mga nag-submit. So right now for kasi gusto nga niya makita paano ko daw papakinabangan or ayusin na yan. Yun. So ayusin natin. Check your PM, may sinend si ano ang ating Sir Edwin. Tingnan mo kung ano sinend ni Sir Edwin. Dahil kakagising lang niya, ayan ang pinapaprocess niya. Sinend ko sa PM mo. So boundary na tayo, may three photos. Kumaaga ako mataas. Tingnan mo muna kung ano sinend dahil kakagising niya. Nang tinawanan ko rin eh, noong una ko nakita yung photo eh. Yun, sali lang ha. Nakita mo na? Wala pa. Ah, sa'yo ba? Nasa ano, sa messenger. Oh, okay. Matagal na tong photo na to ah. Mm-mm, di ba? Pero kahawig mo to, no? Parang ikaw lang to eh. Kaya niya sinend sa akin eh. Anyway, should I process this? Tanong natin si Sir Edwin kung ano, kung gusto niya, kung seryoso siya na gusto niya ipaprocess. But I think kasi sinubmit niya agad eh. So, then I'll show it to the public para makita. Wag muna. Surprise muna. Wag muna. Surprise ka. Picture mo. So, portrait ni Macky Alejandro po to. Sige. Alright. So, I'm getting used to this system. So, okay na. Mukhang okay naman siya. Looks good. Looks promising. So, guys, what's your comment? How do you find our new platform, our new system right now, or how we broadcast things here? Let us know. So, para kung any comments would be useful because, again, we're just testing everything here before the real show on Feb. Be interactive, ha. Gusto namin maging interactive kayo. Yes. Park, may affirmative. Affirmative. So, yung photo na sinend ni Sir Edwin is for processing. Okay. So, I have three photos. Pero, guys, you can still send your photo here and for post-processing. So,
para pwede kong ipila yon. Kung if I finish early, pwede pa akong mag-apat. So normally ganun naman. So again, just send your photos for post via FB Messenger to any of the co-hosts. That would so you be have Sir Phey Palma over there. Talagang papanindigan na natin. Lagay natin mga pangalan. Flash yung ano, flash the names. Ayan. Ayan, pa. Yun, ano, di ba? Meron pang ganito, ano, di ba? Yun, oh. Ay, patay tayo dyan. Teka lang. May sumagot na dun sa ano mo. May sumagot na dun sa call for sponsorship mo. Sabi ni Tita Annie. Mag-sponsor daw si ni Park sa question mark. Nasabi niya, sabi Tita Annie, talk to my CFO. Kilala mo si CFO? Kilala ko. Kilala ko. At saka pwede ko tanggalin sa show anytime pag hindi nag-comply. Let's talk to the CFO daw. Chris Kring, JT, good evening. Tama, tita. At alam niya kung ano yung cost nito. So, tama. Ba't nalulukot ka, Macky? Sabi mo, napaka upfront yung ano. Ganun kasi yung marketing, brother. It's not aggressive marketing. It's just straightforward marketing tawag doon. Mali, sa akin din pala babagsak. Okay, dapat sa'yo ko nalang pala sila. Hindi, tita, mahirap eh. Kung lokalo ko, mas matindi pa sa lokalo tong kasama ko eh. Eh, hindi naman ako pwede maging CFO kung hindi ako naging ganon, di ba? Ayun, Pei, may message for you. Sir Brian Vallejo, good evening. Ano ba yan? Oy, hindi, actually, ang plano actually, kakanta si Pei, di ba? Yes, tutugtog muna siya. Primer yan, primer to open the show yan. Hindi, yun nga. So, uy, malaking ano yan. Isa sa pinakasikat na surfer dito sa Hong Kong yan. Si Sir Brian? Pinoy yan. Oo, si Brian. Dali natin dito sa Manila. Subukan natin tibay na sana sa bandang UST. Kung makakapag-surf siya. Kasi laging ba? Diba? So, yun nga. So, ano, simulan ba natin ng ano first question sa ating guest? Yeah, let's go for the main one. So guys, okay. Again, the topic tonight is owning a photography studio. So whether you're in or out of the Philippines. So ano ba ano? So syempre simulan na natin muna. How long ka na may studio? Ako? Nasa akin na. 5 years. Now, so of course, one of my question would be, is this a full-time studio or you have a day job? The past 2 years, may day job ako. Pero yung first 3 years ng studio, talagang full-time ko yun. Okay. So, full-time ko talaga siya. Mm-hmm. Sige, Macky, so sige. Pwede na ako actually mag-start mag-process para ano, para makarami ako. Sige. Take over Ga and Macky, kindly take over asking questions. Hot seat ako. Sisingit lang ako sa inyo. gusto mo ganito gawin natin. Sir Phey, may question ka ba kay guest natin si Sir Phey? Kasi close ka. Tatanungin mo sarili mo. Tanungin ko sarili ko. So balikan natin. So you mentioned nga Sir Phey na yung first 3 years full-time ka dun sa studio and then yung the remaining 2 years dun sa 5 years mo, medyo nag-day job ka na. So the question would be, bakit? I mean, one would think, kasi nga, one of the dreams ng mga aspiring photographers natin, mga kapatid nating photographers, wow, kasama na ako doon. Hindi ako photographer. Ano lang. Anyway, one of their dreams is yun nga, pag-retire nila, say for example, they're working abroad, pag-retire nila, ang una actually nilang naiisip pag-uwi dito sa Pilipinas is to own their own photography studio, set it up, everything. So tell us, So bakit sa tingin mo is it feasible na ganun nga talaga yung gawin or are there parang kailangan pang i-consider, are there things na kailangan pang i-consider bago talagang i-fulfill yung dream na owning your own studio?
Okay. Ganito yan, bago ko sagutin ha. Hindi, gusto ko muna malaman ng mga manonood natin na hindi ko babasagin yung trip nyo. Gusto nyo magpukas sa studio, it's up to you. Hindi ko binabasag yung trip nyo. Pero ito yung reality. Karanasan. Oo, eh, ganito. Ganito okay. Karanasan. First 3 years, nag-full-time ko talaga yung studio ko. So, talagang binild up ko yung pangalan ng studio namin talaga. Talagang pahirapan talaga. Hindi walk in the park talaga yung dadaanan mo eh. Binild up namin yung pangalan hanggat sa makilala na siya ng local dito sa Hong Kong. Kasi nandito yung studio ko sa Hong Kong. Kailangan namin makilala siya. So, binild up namin talaga yung pangalan niya hanggang sa nagse-self-sustain na yung studio mag-isa. Na hindi namin kailangan trabahuhin para mabuhay yung studio na yon. So that's your current status ngayon. Kumbaga yung current status nung studio na halos self-sustaining na siya. Oo, self-sustaining na siya na hindi na namin kailangan magbayad ng renta, ganun. Mm-hmm. Talagang kaya na niyang magtakbo ng sarili niya. Yung by studio lang ah, hindi pa yung photographer side namin ah. By the studio alone, kaya na niyang tumakbo mag-isa. So, paano namin naginawa yan? Mamaya, kukwento na lang natin yan. Pero, yun yung umpisa nung pagdadaanan nyo talaga is kailangan mo mag-build up ng pangalan as a studio talaga eh. Hindi as a photographer, but as the studio. Ganun. Ayun. Eh, okay, so answer pa bago natin, may nasagot. May follow-up question yan. Pero bago ko ibigay yung follow-up question. Park, so describe natin yung photo. This photo came from... Okay, this photo came from Ga Marts. Ga Marts. Ga Marts, tell me something about the store, the photo itself right now. Ito, Papi, yung shoot ko kahapon sa... with Sir Martin. Yung shoot mo kahapon? With Reyes para sa nila sa event nila sa November. All right. Yung mga models natin dati, Papi, na in-invite natin sila Ma'am Rhea at saka sila Ma'am Chinita. Yep. This is the one. Ah, okay. Ito yung nila, yung group of models nila na. Okay. Okay. There will be a season 3 or I think season 4 na pageant. Ah, okay. Ito yung parang pre-shoot nila dun sa... So they're trying to enchanted daw with the face mask and all. So So that's a face mask pala siya. Akala ko dahon. Si Sir Mark Lester Reyes, siya yung magaling sa creatives din. Tsaka makeup artist. Isang kilalang... Just to give you an idea what I'm gonna do here, para at least hindi ko na explain while doing it. When you send this photo, the first thing na isip ko is 300. Alam mo yung who's the king there? Xerxes. So something, I'll play around with that color. Then of course I'll be doing composite this time. So another composite. So that's the background na gagamitin ko, just to give you an idea. Okay. No, diba? Napaka-park right, so, cruise niyan. Oo. Matagal ko nang hindi na nagagamit yan, di ba? Yung yan. So just watch and enjoy and listen to the conversation, guys. So go. Okay, so Phey, so yun nga, na-mention mo nga na you built your studio, yung name ng studio, to make it para makilala locally dyan sa Hong Kong. So ang first question is actually, nasaan yung studio? Where is it located? Nasa nasa Kowloon side ng dito sa Hong Kong, na Kowloon kami. So industrial building kami. So ewan ko lang kung alam niyo kasi ang mga pwesto, mga venue dito sa Hong Kong is saksakan ng mahal talaga. Yes. Kung halimbawa mag full-time ako ng photography, which is magbabayad ako ng, for example, ng bahay namin, expenses sa bahay. And i-add ko pa yung expenses nun studio. Kasi running a studio is not cheap. Magbabayad ka ng rent, kuryente, tubig, upgrade ng equipment, tapos yung advertisements pa. So it's not cheap talaga. So talagang pinagtsaga. Actually, hindi lang ako yung may-ari. Tatlo kaming partners. Binuo namin. Hindi kakayanin yung sustain ng isang tao? Hindi kakayanin. Unless na may pera ka. Okay. Unless na talaga may pera ka.
So kasing yaman ng CEO, parang kasing yaman ng CEO ni Tita Annie, pag maganon. Pero pag yung katulad ko na ano, hindi ko kayang mag-sustain mag-isa noon. Okay. So kailangan talagang tatlo kami nag-share noon ano noon. Sa umpisa nung umpisa noon studio namin, first year namin yata o first 2 years namin. Talagang every month kami magbabayad kami. Labas ang pera namin, hindi papasok. Okay. Same as so any business naman talaga, di ba? Talagang pag nag-invest ka ng business mo, puro palabas ang pera mo sa umpisa eh. Hindi naman papasok agad yun eh. May comment, Macky. Sir, si first si Mark Lazar Reyes said, salamat mga sir. Thank you, sir. At saka maganda yung gawa nyo. Maganda. I hope I could do justice dito sa processing. And another post would be from Chris Kring from Bacolod. Maganda topic. So I guess kasi ito yung mga parang gusto rin may mga studio rin yata. So definitely, Faye, your advice or expertise on this matter would really help out some of our brothers and sisters. Yan, okay. So Sir Bay, kaya ako siya tinanong, where is it located? Kasi, na lang. Ayoko, dapat sir tayo. So, may coffee table book eh, kaya diba? Sir tayo. Si Edwin eh. Parang hindi pa siya ngayon proud of coffee. Sa coffee table book. Hindi. Kaya ako tinanong yung where is it located kasi the next follow-up question would be, yung location ba pinili mo specifically because may something doon sa lugar na yon, or did you parang kinonsider mo na dito dapat yan itayo dahil dito madaling puntahan yan? So is it a considerable parang property doon pag pumipili ka ng location ng iyong studio? Saka before Macky, before kasi mapunta kay Faye, doon ko iba pa may ari ng studio before. Studio na siya. Correct. Before talagang kinuha ni Faye sa yung parang rights or yung ownership ng studio. Okay. So it's a running studio already. Pero I'll try to describe. Imagine mo parang ano yung mga condo sa Makati, yung mga ano yung mga old condos doon, yung mga housing doon sa Makati. So something like that ang setup. So before, you wouldn't know na may studio kasi it's really a building na maraming rooms. Mm-mm. Tapos kung by referral, industrial talaga. Okay. So you wouldn't know kasi hindi siya yung parang upfront na while driving makikita mo may pagkaratulo na may studio doon. No, it's not like that. So yun. Just to give you a picture yung studio ni Pei. Ah, sige, go ahead, Sir Pei. Okay. Ganto yun. Tama yung sinabi ni Park kasi nakapunta na rin si Park dun eh. Ganto yun eh. Nung before pa kami magka-studio, before pa ako magka-studio nun, nire-rent ko yung lugar na yun for my shoots, for assignment, for projects, for basta photography na trabaho. Nire-rent ko yung studio na yun. So, naging kaibigan ko yung dating may-ari. Okay. So, after nun, siguro, kasi aalis na yung may-ari, tinanong niya kami, tinanong niya ako kung gusto ko mag-takeover. So, naghanap ako ng kasi kinausap ko nga, tinanong ko yung budget, magkano. So, ang ginawa ko is, nagtawag ako ng dalawang photography na friends ko na different photography genre fields naman kami. Iba-iba kasi kami tatlo. So, anong pinag-usapan namin, pag-aambaga namin yung studio. Kasi basically may pangalan na yung studio bago namin makuha yun. Pero under a different name. Okay. Could you hold that thought? Now, since, okay, of course, you're mentioning namin, siyempre, partnership, yung ganyan, no, samahan. Mm-hmm. Now, are those partner are long-time friends? Kasi ito rin, pwede mong i-advise na hindi ka naman pwede mag-venture na kung sino magsama ka lang na hindi mo naman, itong bang mga to, kasama mo na matagal na before you went to that, to that business or decided that it's gonna be a three-way partnership, parang ganoon. Yung isa doon, yung medyo close ko doon is yung partner ko na isa is ako yung halos nagturo sa kanya pumasok ng photography. Okay. So parang naging hindi naman talaga estudyante pero yung ginaid ko para mag pero may sariling contact kasi yun eh. So mabilis din siyang umangat by his own name. May sarili siyang network. Yeah, okay. Oo, may sarili siyang network. Tapos yung isa naman is isa pang dating nagre-rent din nung studio na yon. Dating, so pareho kaming nagkakilala lang kami sa studio na yon kasi yung halimbawa, for example, nag-rent ako nung umaga,
hapon siya naman. So naging kaibigan ko rin. So alam ko basically background niya talaga is photography na matagal na. Ayun, okay, so sir, wait lang. Hold that thought muna. May nag-chat kasi sa atin si ano, si boss master natin, gustong pumasok. Tatanggapin ba natin? Tatanggapin natin yung audience natin. Tatanggapin po ba natin boss sa session? Sino boss master? Si big boss nating Rommel. Ah, big boss, papasukin mo yan. Wala magpapasweldo sa. Anyway, there's a question, it's on screen. You know, Nicole? Yes, yan. Yung shop, how do you split the ownership? Ano pong basehan? Yan. Okay. Ah, okay. Ownership namin is 33% lahat kami. Tatlo lang kami naman eh. 33% okay. Kami. Sa lahat ng income from the studio. Mm-hmm. Hindi. Pero halimbawa, photographer ako, photographer silang dalawa. Tatlo kami photographer eh. So, kung halimbawa, kliyente mo yon, contact mo yon, sa'yo lahat yon. Lahat ng income na from the studio alone, yun yung aming yun yung dinidivide by 33%. Mm-mm, yun yung i-divide. Okay. Pero yung kliyente talaga, halimbawa kaninong kliyente yon, doon kami, sa'yo yon. Kung halimbawa kliyente mo sa real, sa'yo lang talaga yon. Pero kung yung ano, pero sa time nun split, kailangan namin talaga magbigayan talaga sa oras. Mm-mm. Kasi minsan magkakachempo na may shoot ako ng etong araw na to, magkakaroon din yung isa ng client, yung kliyente niya gantong araw din. So, kailangan namin mag-giveaway. Okay. Hindi pwede kami mag-swapangan sa oras. Kailangan namin mag-giveaway kasi kailangan namin patakbohin yung sarili namin. So, kailangan namin magbigayan na lang sa oras. Hindi I would assume that all yung kasama mo sa business are Filipino rin? Or may ibang lahat? Dalawang Chinese oh, yun. Okay. And naka-contract kayo. May ano to, may binding contract kayong tatlo. May agreement kami lahat. Meron kaming written agreement lahat. Pati yung ano, pati yung bayaran sa studio, yung gastos, yung agreement nung pagrenta ng studio, nakapirma lahat kami doon. Yan, okay. So kung halimbawa may mangyari doon sa studio, tatlo kami mananagot. Kaya ko tinatry i-mention yan kasi baka akalain ng iba dahil, oy, kaibigan naman, oy, ka-close naman, okay na yan, wala nang problema yan. No. It's a business. No, again, it's do. A business. Kaya, ayan, sila Sir Pay, even if it's close friends niya, di ba, at nakakilala na niya, may agreement ako, na rin. Naiilang na rin ako sa katatawag mo lang, sir. Mamaya. Di ba, mamaya, mawawala na yan. Hindi, so may written agreement pa rin silang tatlo. Just to be sure na talagang nasusunod. Nasusunod yung whatever na pag-usapan nilang tatlo. Yan. I guess it's applicable to any business venture, Macky, di ba? Business is business. Tropa, business is business. Kung magkapatid nga, nagkakatalo-talo eh. Ano pa kaya, di ba? Oo. Business is business talaga. Kahit halimbawa ang kliyente ko, magiging kliyente ko nung shoot na yun is barkada ko or kaibigan ko. Kahit ako naman eh, kahit halimbawa may barkada ko. Ayan, halimbawa kanina yung Bryant, di ba? Yung Bryant Valley ko kanina, yung surfer. Pag... ano yan, meron surf shop yan eh, dito. Basically, merong surfing brand yan eh. Pag kumukuha ako ng t-shirt sa kanya, bumibili rin ako. Oy, baka gusto mo, pag gusto mo i-promote yung shop mo. Unless na magpapashirt niya sa akin, binibigay niya ako. Pwede natin i-promote yan, baka mukhang magaganda yung mga t-shirt. If may gusto siyang ipa-post niya sa comment section, yung link to the, we'll shop, ganyan. Brian Vallejo. Good t-shirt. Evening daw. Good evening from Miss Paloma Moon. Ayan. Masisilayan niya na si Paloma. Ayan, di ba? Yeah, tapos may nakasagot ang episode niya. Di ba? Tapos si Kuya Edwin. Huwag na daw papasukin si Big Boss niya. Siyempre makikinig tayo sa sa mas Big Boss kay Big Boss. Sir. Hindi, nandiyan na daw siya. Anyway, ikaw ga, may question ka kay Pay? Hot seat talaga ako ah. Oh, hindi kasi wala naman kami studio. Ikaw lang tatanong. Tsaka ikaw lang naman ang may coffee table book. Joke. Pero currently marami nanonood and I think most of them are talaga photographers or who's gonna venture to. So maganda yung topic natin. No one really, wala pa masyado ako napanood regarding ganito na talaga in-depth. So ito, so talaga maano na natin. So sabihin na, so the preparation of creating the studio, hindi ko na pwede tanungin sa iyo kasi it was an existing studio already, correct? Mm-hmm.
yung pagkapasa sa iyo or talaga halos or start from scratch pa rin kayo noon. Hindi mo nakuha yung renovate pa ulit kami. Ah, so hindi mo nakuha okay. yung current clientele nung previous owner. Wala. Ah, okay. So talagang so we could actually ask yung talaga from scratch paano ano no. Nag-umpisa nung umalis kasi yung may-ari, tinangayin niya rin yung ano, yung kliyente niya. Kasama niya rin yung mga sumunod din sa kanya yung mga kliyente niya. What a term yun, no? Tinangayin. So tama oo. Naman. Di, tama naman if you're gonna do so ikaw rin naman. Meron din naiwan tulad nung ako, tsaka yung isang partner namin doon, di ba? Sabi ko nga din, pareho kami nagre-rent ng studio noon. Yung mga naiwan, meron din konti, pero mostly talagang nung umalis yung may-ari, kasama niya yung lista ng kliyente niya. Hindi na rin naiwan sa amin. So, talagang start from scratch. Okay. Ayun. So, anyway po, Ga, ikaw, question kay Sir Pei. May question din dito, si Chris Kring JT from Bacola. Regards sa gamit. Ano natin? With like ayan, ito. Ayan, like sa lights, ambag din ba kayo? So, in relation to this question, Sir Pei, oh, mag-sir na din ako. hindi talaga tinigilan sa pagkasir. Nasa yung wala. Kada sir isang shot na gano'n. Hindi. Anong mga basic or mga equipments, lighting, backdrops ang kailangan ano to start a studio? Since yung sa inyo kasi sumunod na kayo, or I mean, in-assume nyo na yung studio, di ba? Nung umalis yung dating may-ari, kinuha na namin yun, pero wala na laman talaga. Kahit sofa, okay. Kahit hindi wala. Ngayon, talagang, pasok yung question. Tsaka hindi, ano na, guys, naabutan ko kasi yung gamit rin ng mga noong previous. Hindi talaga iiwan eh. Kung iiwan mo lang, it would really cost big for pay para to get it. Kasi saksakan ng mahal yung ang gaganda ng gamit eh. Nagamit ko yung studio na yun eh. So, okay. Yung after nung umalis yun, nung tinake over namin, as in talagang kahit cement, sahig, yung flooring, kailangan namin gawin. From scratch talaga. So, aliba yung tanong nga ni Gana, ano, yung mga sa lights, nag-umpisa kami dun sa talagang current stock namin na nagamit namin sa bahay. Yung ginagamit namin for our own shoot. Tapos nilabas namin talaga, iniwan namin sa studio para magamit namin tatlo. Kasi nag-umpisa yan, wala namang kliyente. Kami lang talaga tatlo gumagamit ng studio eh. Kung ano madadala namin kliyente. So, yung shout mga out daw. talaga. Natitense ako doon sa nagpapashout out. Parang obligasyon ko talaga ipop lang agad lahat sila. Baka mag-top po. Anyway, shout out to Albert Alday daw. Shout out Master Ga. Master na tao gating Ga. Hindi na sir. Pa-shout out Sir Lodis from Manila. Chris and Jay Manga. Yun. Oy, si Badjo, ah, hindi ano 'yon. Last time Badjo ang inanyo. Badjo. Hello, good evening. That's from Riyadh, live from Riyadh. All right. So again, ayan si ano. So guys, again tonight ang topic namin is owning a photography studio. So guys, yung mga gustong malaman kung anong mga ginagawa. Mga ins and outs 'yan. So ayan, sana dito tayo sa ano, sa preparation. Okay. So naman yung kung kaya ko sagutin. Okay, so sundan ko lang yung question na Sir Pei. So yun nga sabi ni Ga, yung may question galing kay kanina nga galing kay Sir Chris, no? Chris Green. Yung sa pag-setup. So okay. So give us a parang picture na para masabing decent yung setup ng studio. Ano yung mga equipments na a must? Kami noon is ang gamit lang talaga namin. Actually, may flash heads pa nga kami, flash guns pa eh. Tatlong studio light na chipipay talaga. Tatlong Falcon Eye na chipipay. Tapos, siguro apat na light stand lang yun. Tsaka isang gutay-gutay na softbox yun. Kasi yung lahat ng laman ng studio namin ngayon, talagang pinag-ipunan namin yun. In-invest talaga namin yun eh. Yun, pinagtsagaan din namin yun. So pagkulang yung ilaw, magtsatsaga kami sa flash guns lang talaga, yung murahin na Mets flash guns. Yeah. Yun ang nahawak-hawak lang yun eh, di ba? Yung itatapat mo lang. Yeah. Ni light stand nga, hindi pa namin makakabit na maayos kasi wala nung socket eh, yung head. Mm-mm. So minsan talaga,
mano-mano na lang kami tatlo. Ayun, okay. Yun, basta pinag-ipunan namin yung gamit namin, talagang sharing talaga. Hindi okay. Yung isa yung naglabas. Talagang na. Ambag-ambag na lang. Equal. So equal din ang sharing dun sa investment when it comes to the equipments. Equal lahat okay. Yun. 33% kami lahat. 33%. Okay. 30% kami lahat. Kung ano yung gastos ni pagpagawa ng aircon, lahat. Basta mm-hmm. equal share lahat. Walang lamang. Yan. Walang. Okay. Ganda yung ano kay Patrick C. Oh. Alin? Yan, may question. Si Sir Patrick. Sir, if your partner needs to use the studio, do you pay the studio rental fee na pang client ka rin? Na parang client ka rin. Kami, hindi. Hindi kami nagbabayad okay. ng studio. For our projects, ha? Hindi kami nagbabayad. Uh-huh. Pero, pag yung kliyente namin na nag-advise, nagsabi na pwede naman namin i-add sa invoice, lalagay namin. Lalagay namin okay. yung normal rate ng studio. Pero, so, nasa agreement pa rin. Oo, nasa agreement. Pero, ano naman okay. Yan, sabi namin, nung umpisa, ganun talaga, magpapabayad kami studio. Kasi ngayon, talaga siya, since self-sustaining na siya, is hindi na namin sinisingil yung studio hours kung gagamitin namin. Mm, pag okay, kami yung may, okay. kami yung ano ha, halimbawa, kami yung photographer. Ako yung photographer o yung partner ko na isa o yung isa. Isa sa amin na maging photographer nung day na yon, hindi na babayaran yung studio. Okay. Sagot na namin yung studio na yon. Pero lahat besides that, makeup artist, wardrobe, lahat yun sa kanila. Pero pag hindi kami yung photographer, pag hindi kami yung isa sa amin tatlo yung photographer nun, definitely magpapabayad kami. Or, pag nirentahan lang yung studio for gagamitin for personal purposes, kailangan namin talaga bayaran. Yes, oo, kailangan namin pabayaran. Hindi kami pwedeng libre. Hindi porket, halimbawa, kaibigan or tropa uh-huh. or, malaking kliyente to, ilibre na lang natin yun. So, hindi pwede. Mm-hmm. Kailangan talaga namin strictly na patakbuhin yung studio para mag-self-sustain mm-hmm. siya. Otherwise, okay. Ayaw namin magbayad. Ayaw namin magbayad ng studio. Yan. Okay. So far, ang na-discuss ni Sir Pei, for those who are tuning in, na ang unang na-discuss was yung setting up yung studio. Technically, naka-set up na, but nung nag-take over nga siya, lahat ng gamit, lahat ng investment doon sa pagpa-renovate, ginawa ni pa rin nila yon. And then second, yun nga yung, actually papasok pa lang doon sa marketing. Okay, Pei. Oh. Marketing. Pasok tayo sa marketing. So, syempre, hindi naman yan yung okay, may studio na, nandyan na yung mga gamit, may mga ilaw na, nakasetup na lahat. Tapos, maglalagay ka lang ng signage sa labas na Phey Palma studio. Hindi naman yan ganyan. Wala. So, definitely, lalabas ka. I mean, you go out to possible clients para makilala yung studio na ito yung ino-offer, ganyan. Okay, so pakikwento, paano nyo ginawa? And then, ito rin, follow-up question galing kay Sir pressure Mark yan, Floro. Pressure yan. Oh, Mark Floro. Diba? Diba, si Mark, diba kahit si Mark Floro, tatanong kay Sir Pei, eh, no? Diba? Siguro, nasagot ko na yun sa tanong ni, ano, no, ni Sir Patrick yeah. C. Nasagot ko na yun. Where is the studio income coming from and make it self-sustained? Okay, ito yun. So, since na 7 days a week, hindi namin araw-araw kailangan gamitin yung studio sa shoot. So, binubukas namin yung studio for rental. Yan. Okay. So, kasi naisipan namin nung umpisa yon is hindi namin pinaparente. Mm-mm. So, nagbabayad kami buwan-buwan. Nag-aambag okay. kami buwan-buwan para magbayad doon, which is na parang sabi naman, pucha, ang laki ng binabayaran natin buwan-buwan na hindi mura tong presyong to kahit tatlo kami. Mm-hmm. Ang ginawa namin is, naisipan namin, parenta siya. Okay. Parenta siya to photographers. Mm-hmm. So, ang ginawa nung isang partner namin, parang, alam, hindi ko alam kung mayroong website sa Pinas ng Venue Hub. Parang ano siya eh, parang directory na, kung alam ba, naghahanap ka ng lugar, Kapit, okay. hanapin search doon. Nagsumali siya sa pinasok niya yung studio doon. Okay. So nung pinasok so, siyang ano, para siyang naging Airbnb of studio. Ayun, exactly. Yun, parang ganun. Exactly. Okay, yes. Pangalan studio doon.
which mm-hmm. is ang laking bagay dahil after nung nailagay niya, naging everyday yung gumagamit ng studio. So advertising yes. is a must. Talagang you find yung platform at saka looking for a place to advertise your business is a must para to ano para mm-hmm. mag para makilala or at least nag-umpisa yon, trinay namin yung Facebook ads. Mm-mm. Which is nagbabayad din kami. Yes, pero yes, wala po mabalik. Kasi ano rin eh. Limited yung reach ng Facebook ads kasi may algorithm na sinusunod. Kumbaga, if you have saka select, like, I think selected market rin yata. Kung halimbawa 5,000 yung contacts doon, hindi naman lahat ng 5,000 makakakita nung ad mo eh. Mm-hmm. May ano lang percentage lang 'yun eh. Exactly. Ang okay. nangyari is nag-try kami magbayad ng Facebook ads which is mm-hmm. hindi talaga nag-work after a few months. Mm-hmm. Napansin namin na nag-i-inquire, hindi naman tiga Hong Kong. Mm-mm. Kung saan-saan, may tiga Indonesia, may tiga Malaysia, may tiga Pilipinas. Nag-i-inquire to use the studio. Mm-mm. Which ang sinabi natin namin is, bakit doon? Bakit doon na pupunta? So, tinigil namin yun hanggat sa na, nung na, tinigil namin yun dahil sa na-discover nung isang partner namin na pwedeng iparang Airbnb. Mm-mm. Na-targeted. Kasi, targeted talaga. Okay. Now, ang question yun, yung ginagamit yung system na yun, is it applicable sa Philippine market? Yun lang or, hindi ko alam. Venue or, habang pangalan eh. Hindi, kasi, okay. Pero yung ano question, yung when you use that system o yung parang Airbnb nung ano, ng business na yan, do you get other outside market aside from Hong Kong? Let's say mga ibang nearby cities or you know, nearby countries? May pumapasok from Philippines. So ibig sabihin may nakikita sa ibang bansa. So ibig sabihin kasi merong nakailang kliyente na kami na hindi kami yung photographer, merong photographer from Philippines na pumunta sa studio para mag-shoot. Okay. Oh, okay. Na based sa Pilipinas ha. Hindi namin alam paano niya nahanap 'yon, pero sila yung kumontak na irerentahan daw nila yung studio for prenup. Prenup nga eh, sabi ko magpre-prenup kayo sa studio sa Hong Kong. Mm-hmm. So hindi rin makikita yung Hong Kong doon. Oo. Nasa studio na tayo ng Hong Kong. Sabi niya, gusto lang nila i-gawin yung shoot sa Hong Kong. Ah, okay. Literal, sa Hong Kong lang ginawa yung shoot. Oo, pero hindi mo makikita yung nasa Hong Kong. Kumasas pa kayo pumunta ng Hong Kong para mag-shoot lang sa loob ng studio. Okay, so, okay. May naman namin, gumagana nga yung, ano, yung ad at na ganun. Least, pero late na. Hindi ka tinaka. Okay. Mas mabilis tumakbo yung studio nung sumali kami nung venue hub niya. Yan. Okay. Hindi na yung takbo. Okay. Sige, Pei. Pwede mo kami bigyan ng timeline. Like, from the time na na-purchase and nag-start, how long before nasabi nyo na yun nga, na self-sustaining yung studio? Siguro mga 2-3 years din. Oh, yan. Okay. So, hindi siya walk in the park na parang, tayo ng studio, marketing, gusto magtayo ng diba? Studio, sasabihin ko sa inyo, hindi ko sinisira yung mga pangarap niyong gawin, pero hindi ganun kadali rin patayin. Sige, I'll try to explain that para hindi ba, kasi ako, who doesn't own a studio and why we decided to tackle this topic. Guys, the reason why we invited Pei and talk about this topic itself, I've been noticing kasi marami rin ang mga friends or mga naging estudyante na mga OFW or who works abroad, and part of their plan once they retire or once they go back to the Philippines is to venture to this business, which is building a studio. Now, in reality, sabi nga ni Pei, we're here not to burst your bubble or destroy your dreams. No. We'll support that. Hindi masama mangarap. Pero what we're presenting here is the reality na hindi siya. It's not a overnight thing na once nagtayo ka lang ng isang venue, may venue ka na, maglagay ka ng kompletong gear, and you have a studio. Yes, you have a studio. But a question, is it a self-sustaining studio? Does it gonna, would it bring money? I don't think, yun yung reality. Mm-hmm. Kasi right now, let's be honest, maraming sobrang studio ngayon
na nagkalat sa Pilipinas mm-hmm. at parang kabuti na. And there are goods, meron there are good studio, meron rin yung may studio-studiohan. Marang ganyan, di ba? Mm-hmm. May mga shady studio pa nga, yung mga tipa. So, ayun na. So, yun lang yun. We're just trying to share yung mga expert experience ni Phey, which is kasi alam ko, masasagot niya, kasi right now, he has a studio, pero did you answer Phey yung kung bread and kung yung mismong studio is your main source of income right now? Hindi pa, no? Hindi pwede. Actually, 2 years ago, nag-decide ako mag-work full-time. Okay. I work IT now. So, ang photography ko, since after nag-self-sustain na yung studio, nung tumatakbo na mag-isa yung studio, nag-decide na kaming tatlo na photographer is go for full-time jobs na rin. Since yung studio, it's nandiyan na anytime namin gusto gamitin, magagamit na namin at nagbabayad na siya mag-isa. Mm-hmm. So, pwede na kami mag-focus on different things. Yeah. Hindi sa ayaw na namin ng photography eh, kasi mahirap mag-sustain ng mag-alaga ng studio ng hindi mo kayang bayaran yung bills na kailangan nakasama yes. na. Hindi porket na may studio ka, wala ka nang babayaran. Hindi mm-hmm. lang rent ang babayaran mo, marami pang bagay. Maintenance lalo. Yes. Okay. Okay. Sige, puntahan natin Phey yung maintenance. So, I would think pag sinabing maintenance is syempre ito yung tinatawag na nag-a-upgrade ka ng gamit. Syempre hindi naman 'yan na porket nabili mo yung unang ilaw from the time na nag-start ka, yun at yun ang gagamit mo kasi magwe-wear and tear 'yan. And then of course with the advancement ng technology sa field nyo, mabilis actually, labas halos every year may bagong ilalabas na mas better than yung mga features. So, puntahan natin yung maintenance na yan. Gaano kalaki yung kailangang i-invest when it comes to yan. So, maintenance and then yung ano yung turnaround time or yung bilis na kailangan i-upgrade nyo na yung gamit dahil yun yung magpa-produce ng mas magandang effects dun sa studio. Ito, nag-umpisa kami almost five years ago. Mm-hmm. Sinabi ko kanina, ang may nag-gamit na mga chipipay na gamit. Talagang, as in talagang, mm-hmm. minsan mahihiya ka pa ilabas eh. Mahihiya ka pa ilabas para sa shoot yung gamit namin. Pero nung final time namin yon, kami tatlong photographer, talagang pinursige namin talagang pagtiyagaan yun. Nagagalit ng asawa ko noon dahil, pucha, ang liit ng kinikita namin kasi mag-share kami pambayad ng studio. Nung kumikita na kami, nakakaluwag-luwag na, is nag-a-upgrade kami ng gamit. Ang una naming ina-upgrade is ilaw. Yan, okay. Mm-mm, ilaw talaga. Nag-umpisa kami sa tatlong ilaw na chipipay. Kasama na dun yung ano, yung mga SB600. Yung mga chipipay na flash guns talaga na ng Nikon. Nag-umpisa kami sa ganun hanggat sa lately na after no, nag-Falcon Eye kami. From 3 lights naging 6 lights na kami. Nagdagdag okay. kami ng tatlong Falcon Eye. Tapos yung softbox namin palaki ng palaki. Yes. Okay. Kasi talaga nung una talaga parang beauty dish lang yung softbox namin. Talagang mm-hmm. talagang kung anong meron yun na talaga. Yes. Tapos nagpalaki na ng palaki yung softbox namin hanggat sa last 2 months ago mm-hmm. yung last upgrade namin ng ilaw. Ay after nung Falcon Eye nag-Godox kami. Yeah. Godox. Okay. Tapos Godox Photix. Mm-hmm. Tapos last 2-3 months ago, nag-upgrade na kami to Prophoto na. Yan. Okay. So wow. You have, yun nga, yung mga lights. And then, syempre, kasama na dyan yung mga reflectors. Interior. Oo. Pag-usapan natin ng interior, gaano kabilis ang kailangan yung maintenance or yung upkeep ng interiors ng studio? Yung interior ng studio is kami na lang tatlong photographer gumagawa. Yan. Kami okay. na talaga yung ano kasi iwas gastos. Pero yung maintenance ng studio tulad nung late nila nagpaayos kami ng aircon. Hey, could you send mo sa akin yung link nung studio mo? Pakita natin itsura ng studio. So nandoon naman. Just send it dito sa chat natin dito, internal chat natin. Yan. Ayun, tapos nung asan na ba tayo? Kalimutan yung sa interior, sa interior. So, sabi mo sa interior, so, una pagawa is aircon. Oo, lately lang, nagpa-ayos kami ng aircon is, mm-hmm. kasi merong, means, pag every month kasi rental ng studio, sumusobra yun eh.
So kung ano yung masobra doon, yun ang ginagamit namin. Pag kulang, tsaka na lang kami yung tatlong photographer nagdadagdag. Okay. Kaya ito yung studio studio. Dali hanapin ko. Yeah, Macky, kindly tell the people anong ginagawa natin dito. So, here again, okay. You are watching. For those who are tuning in, so you can read this. This is Boring Monday Session 15, where we do random image post-processing from random folks live and on the spot. So if you want to have your photos edited here on the show, you may submit them to either my DMs, Mark Angelo Alejandro, to Phey Palma or to Ga Marts. So the photo format can either be in JPEG, PNG. Wag sa akin ha, wag sa akin yung erect. Pag sa akin, next week pa yung mabakmak. Next week ko or dahil loaded na ako dito. Yan. And then the topic for tonight, so we invited Phey Palma to give us insights on how to run or put up a studio, a photography studio. So the ins and outs. So dito yung mga kapatid natin na nagbabalak, hindi po, again, hindi po sinisira yung pangarap nyo na magtayo ng studio, but what we're doing is giving you, ito na, in-depth na, kumbaga from someone who owns a studio running for 5 years already, ano yung mga kailangan nyong i-expect sa pagpapatakbo ng studio, if it's even feasible, if it's profitable, if it's sustainable. So lahat yan i-discuss natin tonight. So, shout out daw kay Ken Bryle Balasa. Yeah. Ken Bryle, yan. Ken Bryle Balasa, good evening. Hello, asa na ba tayo? Okay. Asa na tayo? Studio. Bigay mo na ba? Nandiyan yung link? Nandiyan yung link? Sige. Sige. Okay. Sigurado ka, hulsap to, lalabas sa public to, ha? Oh, yung ano, hindi pwede, hindi namin nilalagay dyan. Okay. Ayun, Rommel Cruz. Oh, Rommel Cruz! Ba, ikaw pa, binati ka ng Master Ga Marts, yeah, Rommel Cruz. Pasyara, Lodi. Anyway, so I'll just... San Mateo Rizal. Wow. Boy Toporo. Okay, so I'll be showing yung studio niya, no? Here. Nipay. This is in Hong Kong, ah. This is in Hong Kong. Ayan. So guys, so yan yung studio niya. So the name of the studio is Studio G House. So it's Grind House actually. Grind. Oh my God. Pero how big is the studio, pare? Just to give them an idea. It's around square meter. 1,100 square meters of full photography studio. Brother, may I know how much ang rent nito? Just ano, yung mismong kayo, yung rent nyo doon sa place. Just to give them an idea for a 1,000 square meter studio, magkano? Sa amin ha, from dito sa Hong Kong ah, ang binabayaran namin dyan is kulang 15,000 Hong Kong. Hong Kong, and that's Hong Kong, times that's times six in Philippine peso. So you could just imagine for a 1,100 na square meter na studio. So multiply natin. Ano yung aperture lights namin? Yan. Ayun, 1, 2, 3, 4, 5. Provide equipment to show your talent. Okay. So on a monthly basis to, no, Pay? Yung rent, syempre. On a monthly basis for a 1,100 square meter na studio in Hong Kong. Ha? So again, this is in Hong Kong. So sabi ni Pei, 15,000 Hong Kong a month. That's roughly around 90,000 pesos. And that's not including yung miscellaneous fees pa. Rent lang yun. Miscellaneous, rent lang yun. So miscellaneous would include yung electricity, water, power, maintenance, big, power. Yan. Yan. So yan po. So folks, so you could hindi natin sinasabi na ito lahat yung binabayaran ng bawat studio, but ang sample lang yun nga yung sa studio ni Phey sa Hong Kong. This is yung ano niya. Yung kailangan nila, kumbaga kailangan bunuin ng studio on itself is 90,000 equivalent to almost 90,000 pesos a month. Just pero, to that's ito. That's still ano no, pero come to in think Hong of Kong, it, 90,000 for a 1,000 square meter, it's still cheap. Mura yun. Kasi pwede na rin doon ako. Pwede ka na rin tumira doon eh. Oh, are you allowed? Pwede ka? Pwede? Hindi sa
walang nagsasabing bawal. Mm-mm. But dinidiscourage lang. Bawal, at wala rin nagsasabing pwede. Mm-mm. Okay. Yun yung parang gray area yun eh. Kasi yung katapat namin nakatira dun eh. Actually, okay. Sa totoo lang ha, ito, nakapunta na si Park kasi dun eh. May katapat, yung studio kasi namin, may katapat na pintuan yan. Mm-mm. Yung katapat na yun is, ang may-ari is yung production house ni Jackie Chan. Ah! Okay. So kung halimbawa napanood nyo na yung movie na Police Story, Yes. 90s Police Story. Mm-mm. Yun yung pinaka police station. Okay. Okay. Yun okay. Yung ginamit sa movie na police station. Oo. Okay. Hindi na nila tinanggal yun. Lately lang nila ginigiba yung mga gamit dun eh. Tinanggal nila yung iba. Pero nung nakapasok ako dun, yun yung police station nung movie. Okay. Dun ginawa. Diba? Yun yung katapat namin mismong pinto eh. Mas malaki yung unit ni ano eh, ni Mr. Jackie Chan eh. Oh, man. Jackie Chan yun eh. Mas malaki diba? Yung unit. Actually, ano lang. Pops, Jackie Chan yun. Ikaw, Sir Phey Palma pa lang. yung punchline. yung pinto ng studio niya, eto. Yung pinto ng studio namin, eto. As in, magkatapat talaga. Okay. As in, two anyway, steps I'm down. Bago ko ano tumuloy, I'm done with the first photo, guys. So, Ga Marts, I hope you like this. And, sino nga yung paano? Sir Mark. Sir Lester, I hope you like this. I think I did justice ito. So I missed this type of color, bihira akong ano, pero I did the 300 color here. So yan po. Okay, sorry, correction. Sir Pay, square foot. Yeah. Yung nga din nag PM din sa akin yung auntie ko sa Hong Kong. Sa Hong Kong it's square feet, not square meters. So thank you for the correction. Yeah. Ayun yung friend ko rin si Brian is square foot niya. Tama, balik na. So, 1,000 square foot. So, again, so correction lang po, erratum sa kanina. So, yung nabanggit namin, it's not 1,000 square meters, but it's 1,000 square foot. Oo. Yan. Yun ang unit of measurement. Smaller than you're expecting. Okay. Yan. Anyway, Ga, question. Pahinga muna ako. Sige. Good. Sir Pay, kailangan mo bang yung sa studio niyo dapat talaga at par as per Faye. Dapat talaga at par with parang nagre-research din kayo sa ibang studio sa within Hong Kong para i-compare niyo yung mga setups, mga sa bagay kung lighting niyo pro photo, edi malupit na talaga yun. High end na yun. hindi namin yung pro photo ang gumagamit lang nung kami lang. Hindi namin ginagamit siya para foreign. Ah, okay. Okay. Hindi namin siya, yung halimbawa pinaparent namin yung studio, di ba? Hindi namin binibigay yon. Okay. Kasi minsan pag yung mga nag-rent, pag nasira nila, tumatakas eh. Oh, wait. Okay. Question po. Do you require security deposit or wala? Kaya hindi nyo na tinutuloy yung, nagpaparent ng actual na mga high-end gears? Sinasabi namin, kung gusto nilang gamitin, magbabayad sila ng extra. Okay. For those. Kasi may ano yan eh, for photography tsaka for video, iba yung rate namin for rental. Kasi iba yung gagamitin ng equipment ng video, iba rin yung gagamitin ng equipment for photography. Pero pag yung gagamitin nila yung mga high-end na gamit namin, is magbabayad sila ng extra for those. Okay. Yan. Bukod pa yun dun sa rent. Pag gano'n naman na nangyayari, normally ang ano yan is ang nagbabayad yung kliyente rin ng photographer eh. Hindi naman yung photographer mismo eh. Okay. Ayan, may question, Sir Pay. Sir Pay talaga. Nakalagay Sir Pay. Nag-ano kasi yan eh. Nag-surf kasi yan. Hayaan mo siya. Hindi pwede action photo doon sa loob ng studio. Oo, wala action photo doon. Meron tayong bisita. Sige. So, good night, ladies and gentlemen. Magsasara na po kami. Thank you for submitting your photos. Papasok na kasi si Rommel. Rommel, kindly, mute yung isa. Tapos, video in ka lang, Pops. On mo lang yung video ng isa para makita ka lang saglit. Masilayan lang yung pagkapogi mo ng mga ano. Kitang-kita pa naman dun sa screen, no? Nakalagay, Rommel Pogi is now in the, now in the broadcast. Wow! Kita mo, nag-feedback tayo sa sarili natin. Oo nga. Ako po! Nag-drive ka na naman. Anong nangyayari?
Oh, nangyari. Narinig okay niyo ba na ako? Oh, oh nagfi-feedback ka eh. Ayun, ayun, nakita ka na namin, nakita ka namin. Yan, nakita ka namin. Sige. 2 years, 2 years in the stream with audio on. Oh, hoy, magpakita ka. Nang makita ka naman ka. Ang audience natin. Hello? Video, narinig ka namin, ang kulit mo ha. Ayan na. Oh, teka, yan din yung naman eh. Yan din yung itsura mo nung isang episode na wala ka rin ha. Pagdaanan oh, no. Kami bakit kay isaw. Hello, Sir Phey! Hello, Sir Phey! Hello, yeah. So, ayan, nananawagan ho isang kapatid ha? Natin. Oh. Ang raming nagpuso simula nung narinig boses mo, Pap. So, oo, diba? Bumaha kami ng puso. Hello, iba talaga pag pumapasok hello. Si Master, eh, diba? Oo, oh, narinig. Huwag ka hello lang hello. At narinig ka namin. Sigaw na sigaw. Pumarada ka muna. Oo nga. Pag minadaan ng kaisaw, ha? Isaw oh, lang daw, sabi ni Phey. Para baguhan eh, no? Para baguhan eh. Di ba? Please lang. Focus nga natin si Mokong. Ayan, ikaw na, nasa iyo ngayon ng ano, spotlight, Rommel, di ba? Sir Phey daw. Grabe kayo, ha? Umakasir kayo, kala nyo walang bukas, ha? So guys, again, right now, what we're seeing right now is yung Grab driver ho ng grupo. Si Big Boss Rommel Marcelo, yan. Yan so po. Kung meron po kayong mga destination na gusto nyong puntahan, paki-PM lang po si Rommel Marcelo, dadalhin niya kayo doon. Correction, what is full na Rommel Christopher Manalo Marcelo. Marcelo, yeah. Karim pali. Pareho pala tayong diba? Christopher eh. Oh, di ba? Ayun na daw, maraming ano may nag-comment, Paps, sabi, ano daw. Yeah. Ayoko na manood ang dyan. Pinakita lang namin si Marcelo, pero isasara na po namin ulit yung show. So, diba? Rommel, say goodbye na. At delikado na yan. Sige, sige. Samahin mo na, drive. Yan na. Yan yung, may delay daw. Yan po yung huling pagkakataon natin na nakita si... Bye-bye! Bye-bye, guys! Coffee table po! Ay, ganunan pala oh. Hey, paano ba yan? Ginaganon ko. Sir Edwin, pakinggan mo ngayon coffee table book na yun na matapos to. Diba? Sige na, Rommel. Ano, mag-drive ka muna. Tapos, balikan mo kami pag naka... Balikan, pagka uwi ka na. Pag nakakuha ka ng maganda signal. Sige, okay? So, I'll kick you out first. So, balikan na lang. Ay, yan. Alright. Tumawat si Sir Chef. Lahat na, tawagin natin Sir. Wow, Sir. Sir Reggie. Yan, si Chef Reggie. Yan. Yun. Then again, for those who are just tuning in, this is Boring Monday Session 15 where we do random post-processing of random photos from random folks. Live and on the spot, you can send your photos for submission. Maganda. Tinawag na nga na ano pa. Okay, wag na lang. Ipapasa ko lang sa MMDA ho to. Submit your photos right to my DM. May violation yun. Live diba? Pa yun. Mark Angel Alejandro, Phey Palma, and Ga Marts. Yeah. So, anyway, the second photo I'll be doing is for my good friend Rommel. Rommel Marcelo, if you're watching, I'll be doing your wedding photo. Mm-hmm. So, not your wedding, literal. Your shoot mo for wedding. So, wala ka pa namang wedding eh. Kailan nga ba? Pressure yung question. Wag, ganun lang kasama niya yata sa love ng country. Wag, may pressure. Peer pressure yan. So again, anyway, Macky, Kylie, tell everyone what we're doing right now. So yun, so nabanggit ko na yan, okay na yan. So again, so the topic for tonight is owning a photography studio. So we invited one of our good friends, Phey Palma, who owns a studio in Hong Kong, to give us insights on what to do, what not to do, yung ins and outs, and of course, yun nga, yung the general setup, what to expect. Kasi
marami po tayong kapatid ng mga photographers na who wants to retire and then put up their own studio. So, in this episode, tanong ka, malalaman tanong, nyo tanong na ka rin, ha? Magtanong ka rin para sa mga kapatid natin dyan. Huwag kang mahiya, ha? Yes. Huwag kang mahiya, mahiya ka, ha? So, ito lang po yung first episode na yung guest co-host, guest technically, so siya rin ang tatanungin niya yung sarili niya kung ano ba ang ano ins and outs ng pagpapatayo ng studio. Hindi. Anyway, so bago natin balikan yung main topic, so I guess punta muna tayo sa medyo light topic para mabigyan natin ng a bit of a break si Phey Palma. Yeah. Okay, so pero Macky, just to recap. Mga may talong. May question pa eh. Okay. Sige, balikan natin yan. Ale. Sir, so from Sir Archel. Sige, yun. Go. Go sa lugar ng city or around in NCR na pwedeng magtayo ng studio na pwedeng maka-attract sa mga high-end companies, shoots or reach people. NCR. So I guess I guess paid, yeah kasi atuturo niya Hong Kong eh. siguro if I've got NCR, I'll be choosing between the three areas na hot areas kasi hotspots kasi like us let's say we have clientele or meron kami mga corporate na no na kailangan namin shoot for studio normally ang unang hahanapin namin would be Makati. Second would be somewhere in Ortigas and finally somewhere in Quezon City, so that three would be the best area to look for now. Pero trust me, having a studio with that three areas would cost you a lot. mahal na yan. Expected yan na marami ka rin competition. Unless you could, again, kung makachempo kayong katulad nung nangyari kay Faye na nakahanap siya na mabibilan ng previous owner na gustong ibenta na yung business or the area, that would be ano. And so, my partners na kasama. Kaya medyo na split yung mga expenses nila. Yan. Pero gonna give you a tip based on ano naman to. This is from like us na naghahanap kami ng let's say ng mga studio na so itong tanong niya ni Archel. Aside from location. Okay, location would always be yun naman ang ano natin. So sa business always the location. Yes. But since you're doing a studio, the space is important. Yung laki nung ano. Mm-hmm. Exactly. Because no one wants, even though maganda location mo, no one wants to work on a place na napakaliit. Mm-hmm. I prefer, even though hindi ko gagamitin yung buong lugar, I prefer a big space. Why? Mm-hmm. It's less stressful pag nagtatrabaho. Ayaw mo yung nagtatrabaho, nagbabangga, ang ingay-ingay na sa likod mo, nandiyan na yung babangga. So, yun. Impression na rin sa kliyente mo eh. Yes. Parang first impression ng kliyente mo is, ang liit naman ng lugar na to. Mm-hmm. Hindi porket may open space ka, meron kang venue na pwede gamitin, you need to pag-isipan din kung applicable, kung magagamit mo. So, paano kung may nagpa-shoot sa'yo na dalawang pamilya sabay? Isang big family yun. Saan mo isasalpak yun? Kasi madalas amin yung ganyan eh. Yung may malaking pamilya talaga. Mga siguro 20 sila, isang pamilya. Mm-hmm. So saan mo isasalpak yun kung maliit lang ang lugar mo? Okay. Diba? So, kailangan mo rin pag-isipan yun eh. Meron akong alam na, meron din mga photographer dyan sa Pilipinas na may studio eh. Si Borge. Actually, studio Borge. Ni Borge na ako sa ano sa Facebook niya. Pampanga. Ang ganda eh. Yeah. Pampanga. That's, I think it's Pampanga. Pero, pabor kay Borge, if I'm not mistaken, Borge is not renting. He's doing, part ng house na rin niya kasi malaki yung lugar niya. So, it's, I think, garage niya na malaki, na maganda ang setup. Malaki. So, doon niya. So, it's a plus na wala kang overhead. Magandang yun. So, exactly. Yung mga magagandang idea magkaroon ng studio, lalo na nagsisimula, is not actually finding a place to rent, but you have a spare place to create your studio na hindi kayo over. Kasi kahit wala kayong kitahin, okay lang. Wala kayong babayaran kasi extra space mo yan eh. Hindi labas pera, hindi sunog yun. So yun yung mga pwede nyong isipin na ano, di ba? Yan. So I'll do my porch. Okay.
So ga, so i-lighten up muna natin. So medyo na medyo na hot seat agad si ano eh, si si Pay. Eh. Pahinga muna. So, alcohol, inom ka muna, inom ka muna diyan, inom ka muna. Okay. Sige, baswat ka, bahara ka. So, para since nagsha-shot naman na si Pay, doon tayo sa ano, sa second ano na second light topic. No boy, sa mga nanonood na underage, hindi ako naglalasing pero malamig lang talaga dito. Malamig oh. So, yes. Para ano lang, and then ano yung temperature right now? I think it's going 3, right no? Now, it's going pababa mamaya ng 4 7 ngayon eh. Okay. So it's 7 degrees Celsius in Hong Kong, kaya kinakailangan ni Pay ng pampainit. Ga, kung naginiginaw ka dyan, labas mo yung kumot mo dyan. Huwag ka lang mahiya. Tiniklok niya nga eh. Hindi. Yan. Okay. So, para to lighten up muna yung mood. So, ga, yung question natin, which is yung worst story with alcohol. What is your worst story with alcohol? So, doon tayo muna. Doon tayo muna. Worst story with alcohol is yung nag-training ako sa Singapore and then it was one weekend. Yung nagkita-kita mm-hmm. yung mga previous workmates ko mm-hmm. na kuha sila na nandun kami. Mm-hmm. So may konting salo-salo tapos mm-hmm. naglabasan yung mga siguro mga 10 to 12 na Chivas Regal. Yung? Sakit! Oo, inubot namin yun. To the point na yung Fanta or yung Mirinda na mm-hmm. orange, pag ininom mo, parang Chivas Regal na din eh. Yung lasa. Wala nang tamis. Sobrang lasing mo na every 5 minutes, tumutuka na ako doon. Hindi na ako... yan ba yung tipong pag-gising mo sa mga hindi na ako uulit? Di, papay, pagka umaga, ano... Mm. Nung pagkatapos noon, natapos na yung, naubos namin yung buong dosing Chivas, tapos yung, okay. Pagkatapos noon, every 5 minutes, parang nalamigan niya tao. No, nag-hypothermia. Every 10 minutes, sumusuka na ako na wala nang linalabas. Again, for those who are watching, hindi po namin pinapromote ang excessive drinking. This is just yung sinishare lang yung story. Sabi pa kano pag alcohol drinking, drink moderately. Yeah. We're not promoting. Saka may disclaimer guys, ano lang, kwentuhan lang ito. Drink responsibly. Yan, kasama yan. So hindi na ako pwedeng umuwi kasi baka sumuka din ako sa MRT ng Singapore. So doon. Baghan siya ka doon, pare. Pag na doon. Bawal na babol ka magkalat. Magkakalat ka ng suka. Iba yun. Kasi baka sukahan ko din. So, nagpapalit ako ng ano. Ayun, pinunasan nila ako ng mga langis. Langis? What langis? Pang ano daw eh. Kasi nilalamig na eh. So, parang ano yun eh. Ayun, nakantulong. Mga essential oils para uminit-init ng konti. Hindi ka naman dinasalan or anything. Baka naman kulto yung mga napuntahan mo, di ba? Ano nga, ano eh. Wala nang bukas eh. Ayan. Again, also for our audience, the question is also addressed to you. You can share on the comment section what is your worst story with alcohol. Okay, so yun yung kay nga. Park, ikaw. What's your worst story? Huli na ako. Huwag niyo akong... Ikaw muna. Ayoko. Gusto kong mahuli. Nagtatrabaho ako, kayo mag-process. Sige. Ako na. Okay. Worst story when I was still younger. Hindi, okay. Parang. Bakit ha? Tita is watching ha. Baka mawalan ako ng sponsor dahil sa'yo. hindi ko pa yata na kwento sa kanila. Hindi, alam nila yung ano yung okay, when I was in college nga kasi ex ko to, so ex-girlfriend ko, debo niya. Ako, ito so, na naman tayo yung mga ex-ex na yan. Hindi, ito yan. Okay. So debo niya and then so and syempre invited kasi ikaw nga naman ng isa sa ano parang special guest boyfriend eh. So after the debut, kasi nag-ano yun eh, ano ba pangalan nung hotel? X-Mall, I forgot the name. Hindi, yung hotel. Basta afterwards, so may rooms na ni-rent doon. So, nagkatuwaan, sabi ng girlfriend ko, tsaka yung mga barkada, sabi, magbabarkada, sabi, sige, inom tayo.
So ang binili, tequila. Yan. Tananan talaga. And then, ang catch, so tequila, pure, walang ano, wala naman mabibilang chaser at that time. So talagang yung calamansi lang and salt. So talagang yung shot glass, igagano lang sa salt. Diretso yun. Mm. So, ubos kami, dalawang bote ng tequila and we were about, apat or lima lang kaming uminom niyan. Mm. So, ito na. So, si Macky mo, yabang eh. Eh, mali ko ba na ganun pala ang effect ng tequila? Mm. So, imagine ninyo, may tao na nandun sa hallway, doon natulog sa hallway. Nakita ng CCTV doon sa security camera, umakyat ang security, kinatok yung kwarto, tinanong, kilala nyo ho ba itong nandito sa labas? Kasi who would know, nandun pala ako natutulog sa labas. So binuhat ako papasok sa loob ng hotel. At nakakaya kasi ibig sabihin, lahat ng dumaan doon sa floor na yun, tinitingnan lang ako, hindi man lang ako ginising, hindi man lang ako tinapik. Wala. Wala, so, napag-tripan ka ng grupo pag gano'n, Paps. Diba? Itura, setup yung nangyayari sa'yo, Paps. Hindi, kasi pero hindi ko rin in-expect na gano'n nga kalakas ang tequila. Kaya after that, so I know na yung limitation when it comes to drinking tequila. Yan. Ang worst, nakakaya kasi nandun yung family nung ex-girlfriend ko na siya. Nandun yung buong family niya, tapos natulog ako sa hallway. Alam yun. Alam mo, feeling ko hindi ka pa nakapag-boomon. Ang tigas ng pagkasabi mo ng ex pa rin eh, no? Oy, walang ganoon. Oh. Nanonood yun. Ano pangalan? Hindi, sige. Hello. Ano pangalan? Ano natin? Wag, nananahimik. Kung naka-move on ka na, you're just friends. So, walang nothing, ano, di ba? May privacy yan. Pero nanonood yun, nanonood sa atin yun. Hello, hello, hello. Paano mo alam? Nagsasabi siya na napapanood. Ex nga niya, nag-uusap pa sila. Ex nga eh. Oo nga pala. Huwag kang ganyan. Sana all. Oh, good friends naman kami. Kasi may common friend kami na best friend din niya. Yan. Para kilala ko yun. kilala mo nga, di ba? Oo, kilala ko yun. Kilala ko yun. Yan. Oh, yun. Ikaw, Sir Pei. Ako? Oh, oh, ganda to. Gusto ko to. Hito mo na ako ng trabaho. Okay. Dati naman, alam nyo naman nagkatrabaho ko. Gusto bartender ako noon eh. Bartender. Para iba yung story mo kanina. Ay, hindi. Medyo censored yun. Bartender ako noon eh. So, before ako maging full-fledged photographer is bartender talaga ako. Okay. Ganito yun. So, nung nasa bar kami, is paano kami nung mga kasama kong bartender dun eh, payabangan, pasikatan eh. So, nag-imbento ko ng kakaibang shot. Kanya-kanya kami imbento eh. So, nag-imbento ako ng shot na kailangan ng tatlong beverage. Okay. Isang half pint na beer, isang tequila, at isang Jager Bomb. Kailangan mong sunod-sunod rin yun. Describe that so for someone who's not an alcoholic, kung ano yung ginagawa. Oh, wala tayong alcoholic agad. Okay. Ang isang pint ng beer is half pint. Normally, yung isang pint, ganyang kalaki. Ganyang kalaki. Half pint. Kaya tunggain ng tatlo, apat na tungga na malalaki. Okay. Tapos, isang beer na ganun, tapos isang shot ng tequila. Okay. So, one shot glass. Isang tequila ganyan. Tapos isang Jager Bomb. Jager Bomb okay, is ang Jager Bomb Bull, is yan. Red Bull with Jagermeister. Yan. Ihuhulog mo siyang ganun. Ganun. Tapos magfizz yan eh, magfizz yan. Sabay tutungkain mo. Napapagalata ang mga lasing. alam ni Macky. Okay. Tumuha ako ng shot na yun. Uy, teka lang. Nanonood ka pala sila Tita Ella, sila Tita Ella. Ano ba sinabi ko? Alam ko pala lahat ng mga pinagagawa sa alcohol. anyway, okay. Okay, go, Pei. Patnubay na magulang. Okay lang. Oo. So, yun, gumawa ako ng shot na yun. So, naging... parang trademark na nakilala lang ng mga kami-kaming bartender lang, yung mga staff lang ng bar, nakilala lang nila as a suicide shot. Kasi hindi naman yan yung pinainom mo sa akin yung nandun at nabangingi ako. Ano yun sa'yo nun eh? Yun sa'yo nun is Flaming Lamborghini.
Oh, di ba? Gaganda naman ang pangalan, di ba? Kaya pala ano, parang yung Flaming Lamborghini ba, sir? Yan yung ano, Bifi? Is it Bacardi 51? Hindi. Hindi pa. May 151. Oo. Ah, yeah, di ba? Alam na alam talaga. Meron yung 151 yun. Oo. Okay. Yung kay Park. Okay. Diniscontinue na yan, di ba? Suicide is kaya tong gain eh. Kaso ang maano doon is sapol agad sa utak eh. So nung ginawa namin yon, nakatatlong ground ako nung ganon. So tatlong half pint na beer, tatlong tequila at tatlo. Nagtatrabaho pa ako full, hindi pa sa Swindlers noon eh. Basta nagtatrabaho pa ako sa bar noon. Tatlong pint ng beer, tatlong tequila at tatlong Jager bombs. So after noon, yung sa sobrang kalasingan ko is hinatid na lang ako nung kaibigan, nung kasama namin bartenders din, hinatid lang ako sa taxi. Totally iniwan. Ayan oh. Ayan mga sample. Ganyan ho, sample, pag uminom kayo. Sama si Phey. Si Phey. Sa kalye ho, nakahiga ako, nakaupo ako. Ganyan kalakas ho, ang pinaiinom ni Phey. At wala na ako sa sarili ho dyan. Nakita nyo, nagkakalat ho kami sa Hong Kong that time. Yeah. Wala na kaming, sa kapag kasama si Phey ho, nandun sa tindahan, sa bar niya, wala kayong babayaran. Inom lang kayo ng iyo. Yan ang nangyari. Kaya lang itsura ho namin nung nag-Hong Kong kami. Masama yan. Kaya nagsaka yung bar na yan eh. Ayun. Tapos ginawa, hinatid ako, iniwan lang ako sa taxi. Tapos binigay lang yung ano. Pero ang galing dun, naalala ko pa yung address namin. Nasabi ko pa sa taxi driver. Okay. Pero nung pagbaba, as in sa sobrang hindi na ako makalakad, hilata ako sa sahig. Pagbaba ng taxi ha. In Hong Kilata Kong ako. To ha, Hong Kong oh, yan ha, Hong Kong, Hong Kong yan. Siguro mga 3 or 4 in the morning na yun. Hanggat sa may nakakita sa akin na asawa nung tropa kong isa. Ibang asawa inuwian mo? Asawa nung tropa kong isa. Tinawagan niya yung asawa ko ngayon. Na o siyempre, yung asawa, pingot. Oo, yung asawa mo nakahilata sa kalsada, pakidampot naman. Pakidampot. Hanggat sa binuhat talaga ako ng asawa ko pa uwi. At least binuhat ka, hindi ka piningot ng pag-ano, tapos tsaka ka hinatak, di ba? Wala nang malay eh. Wala nang malay. Perhaps matindi yung nangyari sa iyo na. Hindi ko na talaga maano. Medyo, ano eh, sobrang inom na talaga noon time na yun eh. Mm-hmm. Sobrang tagal, pero, ayun. Oy, thank you. Oy, oh, may food pa inabot. Wow! Special delivery! Oo. So, sobrang inom na nung time na yon, talagang wala na talaga malay. Buti nga, hindi nga ako iniwan ng asawa ko nun. Buta. And we're live! Kulang na lang, palayasin ako nung time na yon eh. Ngayon, alam na niya, di ba? Oo. Hindi na naulit yon. Pero, kung may, yung mga tropa kong nakakaalala na kasama ko sa shore, Yun. Alam ko, naalala ko yung nagating sa akin sa taxi tropa ko, pangalan Mickey. Mickey boy. Yun. Rita and Mickey. Yun. Iniwan lang ako sa taxi. Mga kaibigan kayo. Pero thank you doon kay Mickey nga kasi at least dahil doon sa story na yun, nandito pa si Phey. At nakapag-coffee table book pa. At Sir Phey na siya. Yan. Then. Magaling. Yeah, yeah, di ba? So yan ang story ni Phey. Ikaw pa. Hinto ko muna to ha para no Park naman. Yan, sige, balik tayo sa usapan muna. Nasaan na ba ako? I'm going back. Yan. Ako, pinaka memorable na hanggang ngayon ano to? 80s to. Ay, grabe, hindi pa ako marunong uminom niyan. High school. So, late bloomer ako, so I don't really drink a lot. So, Cinderella ako eh. Cinderella. So, pero worse than Cinderella kasi ang parents ko, normally, I could go out for parties. I could go out as long as hindi ako abutan ng alas 7 ng gabi. Saka ba makakita ng parting gano'n? Oo nga, gano'n ang buhay ko. So, sabi ko, so gano'n. So, but, of course, may dumating na nag-rebelde. So, yun. So, the story now starts with may nililigawan ako sa different school. Mm-hmm. Yung pala apat kaming nangliligaw doon sa same school. Wow. Apat rin kaming binasted sabay-sabay. So yung kaming apat na yon, pupunta kami balak uminom, so isa lang ang may nagdala ng sasakyan, so sinundo kami. Natatanda ako pa ang sasakyan na yon is ang sasakyan niya, tama raw eh.
tama raw na formado, pero formado, okay. Tama raw na formado na naka 13. So formado, mm-hmm. Punta kaming Green Hills. Green Hills na, and the place to be in Green Hills would be Tia Maria's. Ayan yan. So sa mga titos and titas, yeah, Tia Maria's. And one of the drink na syempre ibinaksak sa amin habang nagdadalamhati is a drink called Zombie. Ay, okay. Kilala ko. Okay, imagine mo, someone who doesn't drink, pinainom nyo ng Zombie at nakatumba kami ng limang pitcher ng Zombie. Apat kami. Ang sarap eh. Masarap yung Zombie. Mm. Yung nga lang, the word, yung pala, Zombie ka rin pala noon. Kasi, the last thing na alala ko, I was, nakipaghalikan na ako sa loob ng banyo. Uy? Sa Inidoro. Inidoro. Sa Inidoro. Pasitabi ha. So, hindi pa yun natapos. So, talaga, inilabas nila ako kasi ang tagal ko doon. Tapos, lahat kami. So, hanggang... Ano yan? Ang tambahin pa kasi after Tia Maria's, there's a place there sa Green Hills called Creekside. Yung Creekside, yan yung place kung sa mga, again, mga hardcore gimmickero before, ang Creekside is a place kung saan ka tatambay at doon ka susuka kasi nga creek nga siya literal. Ew! Pero sa sobrang lasing namin, nandun kami sa likod ng tamaraw at doon kami lahat nagsusukahan at nagkakantahan, at naalala ko pa yung kanta na yun. Hindi ko kakantahin kasi I don't sing. Pwede mo patutupin. I think it's your na. Ang name ng title na yun. Sige. Anyway, basta mo na kasi. Hindi. No way. I remember the days. Hindi, the 80s. 80s, ah. One of the song is Leah. Leah. Leah Salonga. Hindi, no, lang. Pabira na ba kayo? Ano ba? Leah. Na-forgot. Basta, ipopost ko nila kung ano yung mga kanta. Huwag kayo makiro sa kanta. Hindi ako kakanta. Kahit ano gawin nyo. Pabira. Kasi anong klaseng kanta yung nagpasok pero, sa inyo sa brother, sama lang, diba? As in, umuwi kami. Hindi rin ako naihatid actually, kalabang ko rin dapat yun kasi nanliligaw ako eh. Pero apat kaming So, we end up just going home sa kanila para hugasan yung kotse niya kasi puro suka nga talaga kasi hindi kami umabot lang sa Creekside. So, ganun ka, memorable. Kasi after that, I said, hindi na ako iinom. Which is hindi naman nangyari. No. Second siguro worst memorable drink was in Taiwan na ayoko ikwento pero yun pag na sobrang lasing, isa lang sabi ko, pag nalasing kayo dyan sa Taiwan, mamumulis lalo na kung may mga kaibigan kayong nagmamandarin tapos ibibenta kayo sa matrona. Nako, maniwala kayo, gagawin nila lahat para meron silang libreng dinner, libreng drink, ibibenta nila. Kaya mapapansin nyo, hindi na ako nagtatayo ng collar dahil sa malakas pala, pag nagtayo ka pala ng collar, mataas ang may parang magnet siya, magnet. Oo, chick magnet yun. Iba yun. Isa lang yun. First time ko lang na-experience na mamulis siya na parang ikaw pa ang kinurot-kurot. Ayoko. Ayoko lang. Kaya hindi na, after that, hindi na ako umiinom lalo na pagkasama ko sila Ga, saka sila... Ayan. Sige, si Macky. Left the frame. Left the group. Ibebenta nila kaibigan nila. Nice one. Sige lang. Hanapin ko yung kanta ha, habang ano. Sige, maaga pa naman eh. Patapos naman ako sa... Toto, Leia daw by Toto. Hanapin ko. Yun yun? wait. That's one of the song. Kasi dalawang song yun. Papahinga ko muna bago ko i-share. Tapos yung... ni Pops Rommel, nababasted pala ang isang Parc Cruz. Oo, oh, diba? Imaginin mo yun? Kaya nga. O, diba yun? Yeah. Tama. Ito nga. Wait, i-share ko para marinig naman ng mga tao kung ano siya. Hindi ka ba ma-ano yan? Ma-monetize? Hindi, 20 seconds lang tayo. 20 seconds para hindi tayo ma-strike. Ba't may bakit may naka-angry na ano tayo? Emoticon. Oo nga. Sige yan. Ano ginawa namin? Baka ano yun? Baka... Hindi naman siguro sa akin reaction yun, ano? tingnan nyo kung naririnig nyo, ha?
Wow, ang tanda nga oh, 80s nga oh. the ironic thing here, the name of the girl na nililigawan namin is Leia. Kaya imagine mo, kinakanta niya. Kung makakanta ka lang, wala pa. Wala pa, no? Wala pa audio. Wala pa. Wait. Baka ano siya, montage. No. Ito. Sorry. Hindi ko sinari audio niya. My bad. Yan. This time, it's gonna play. Brings back bad. Pakinggan eh, ano ba kayo? 9 seconds na, uy. Oo, mapa-flag tayo dyan. Wala tayong pangbayad. Wala na kita yan. Okay. Sa topic, tama na yan. Sulugin nyo ulit yan. Hindi. Kukulayan ko na to eh. Patapos na ako. Okay. Hindi, another light topic muna bago natin balikan yung main topic with Phey. So again, for those who are tuning in, we invited Phey to give us insights, the ins and outs of how to put up your own photography studio. So dito malalaman natin if it's feasible, if it's profitable, and if it's sustainable. Yan. Describe pala natin yung photo. So this photo, second photo pala. Second photo for the night. This second photo is brought to you by, shot by Rommel Marcelo. Wow. So I'll just explain it here para nang alam nyo nangyari. Actually, the original photo looks like this. Pero apat na version to. So iba-ibang photo. So pinagsama-sama ko lang. Kasi okay. Every photo, the couple is there, pero iba-iba yung placement nung cloth niya na ginamit. Mm-hmm. So, I got bored with one. Sabi ko, pag sama-samahin ko, kaya sa una, inayos ko muna to. So, papabasada ako na to, para okay. Alam nyo nakita. So, second photo, kinuha ko lang yung lower na tela. Then, the second, yung pinalipad ko na dyan. Tapos, third, nandyan, humikot. So, hanggang nagkaroon na siya ng parang naka-surround na siya sa tela. So, parang ano na siya. What do you call this? Parang dream effect na. So, ayan na yun. So ngayon nasa pagkukulay na ako ngayon. Isesendero okay. Million do sa ano kliyente. Okay lang 'yan, basta hati tayo sa commission eh, walang problema 'yan. Ayan, okay. Sige ka, ikaw na mag-start nitong pinost ko. Ipapost ko sa chat yung next light topic muna natin. There is time. Ayan, okay. Nakita? What's the second topic? Yung nasa chat na, pinost ko na sa chat natin. Yung second topic natin. Light topic natin, Papi, is if you have a time machine, what would you do or you'd like to go back in time? So hindi sa future, ha? Sa ano to, sa in your past. Mukhang alam ko yung kay Park, babalikan mo si Lia, ganun. Hindi. Nandito asawa ko. May katabi ko asawa ko, ga? Sisira ba kayo? Okay, sige gaga. Go. Again, also yung audience natin. Oo, hindi. Ano natin na? Ibabato din natin yung question natin sa audience natin na you can also share your kanina yung worst experience with alcohol. And then the second one is yung ayan nga. So if you have a time machine, what would you do? Yeah. Yun, natahimik ah. Parang may pumasok ah. Iniisip ni Gako anong babalikan niya eh. Yo. Di naman. Siguro if I have a time machine, Kung makakabalik ka lang, yeah, kung makakabalik ka, anong pupuntahan mo at babaguhin mo? Something na, siguro during childhood, namolestya ka,
So, hindi ka napapasok sa kwarto na yun para hindi na ulit-ulit. So, mga ganun ba? Unahan mo na yung ano. Oo, unahan mo na. May dala ka kutsilyo. Yung mga ganun ba? Masyado ba, ano? Masyado ba brutal yung pag... Masyado brutal, no? Siguro, babalikan ko siguro, ano, high school. Okay. Tapos, nag-seryoso sa pagiging basketball player. Mm. So talagang aano, seryosohin mo siya. Mag-aano ka talaga, parang varsity. Hindi, varsity na ako. Hindi lang ako nag-pursue nung college. Ah, okay, okay. Why? May I know why you didn't pursue? Na-injured kasi ako nung last year ko, papi, na was na select ako ng palarong pambansa, pero yun nga, na-injured ako, hindi na ako nakalaro. And kasama ko sana yung mama ko sa ano nun, kasi ano siya sa volleyball. Parang first time ko makakasama yung mama ko sa ganong national event. Okay. So parang so, ano pa, kumbaga parang kasing medyo big deal sa family nyo na yung you're currently in the varsity, pero, ganyan. Parang gusto ko lang siyang makasama kasi lagi siyang nandun eh. Tapos it's the first time na nandun ako, napili ako. Tapos pwede pang, di, kasi exposure yun eh, pwedeng makita ng ibang team sa Manila or sa Cebu. Kaso, okay. Ayun. Yun lang siguro na hindi na ako dapat na-injured. Okay. So, babalikan niya yun. Eh, si Pei. Ikaw, Pei. Ako? Ganda niya. Bakit ako laging ano, parang excited? May pinagkwento at tayo kanina. Maganda yung... Lalabas ko ba yung recording? Hindi ata alam ni Pei nakarecord yun eh. Joke. Hindi, ako siguro, kasi nung nag-aaral pa ako is nagmamadali akong magtrabaho. Nung time nung parang iba yan. Ako. Iba yan eh. Ay, guys. Ano ko sa kabila eh. Hindi, nung nag-aaral kasi ako, nagmamadali akong magtrabaho. Parang atat ako magtrabaho. Tapos nung nagtrabaho ko, doon ko lang na-realize na ang sarap pala nung nag-aaral. Ito para sa ano ah, sa mga nag-aaral pa. Tuloy niyo lang dahil ang sarap na nag-aaral. Talaga na, kung pwede ko lang talaga ibalik, babalik ko talaga mag-aral. Okay. 'Yun ang gusto ko talaga, eh. Maging estudyante ulit na wala akong problema na bayaran, ganun. Ang sarap ng pakiramdam, maniwala kayo. Yan. Okay. Yun talaga, yun, talaga, yun talaga. Totally, totally different from what I heard a while ago. Oh, yeah. I love na yan. Pero hindi po namin i-share, syempre. Paprotektahan natin ang ating guest. Yo. Balikan. Tama, hindi totoo. Masaya, masayang time yung high school eh. Kaya siguro kahit sino naman 'yun na maiisip eh bumalik ng high school. Okay. Masarap talagang pakiramdam. Oh, malapit talaga. High school life eh. Masarap ang ano 'yan. Ang daming ano. Ganyan ka lang lagi sa Ermat Erpa to. Yung baon. Wala. Kailangan wala. Napakasimple ng buhay ng high school pa. Oo. Talaga, okay. Talaga sobrang simple. Ang problema mo lang kung anong poporma susutin mo, yung anong uso ngayon, bilhin mo ako. So, ibig sabihin, teka. Yung generation nyo yung Drakkar, di ba? Generation nyo yung Drakkar. Ang uncle pa yun. Ay, sorry. My generation. Oh, hindi ako, no. Hindi Drakkar. Ninuko kami. Ninuko. Wow. Oo, maninuko kami. Ninuko kami. Ninuko. So, mabuhay mga ninuko. Diba? Oh, no. Payaka, no. Lalaki, CK1. Babae, Angel's Breath. Tapos, pabango, meron pang English Shepherd, tapos Gray Flannel. Yung mga, yun yung ano yan. Obo. Hindi ko na naabutan yun eh. Yeah. Hindi ko alam yung mga kanya. Pambira kayo. Malalala yung stand yun ah. Di ba? Iyon. Iyon. So ano, Iyon. Ikaw na pa. Amang tito ikaw pa. Yun. Ikaw pa. Ako na ba? Oo. Oh. Ba't ba yung panibato sa akin? So okay. So sabi ni Gab, babalik siya high school dahil nga sa varsity.
Mm. Si Phey, babalik din ng high school kasi yun nga, yung more on sa ano naman, yung sa playful side ng pagiging isang high school student. So yung parang ano, easy go lucky, parang gano'n. Ako, ano pa, further back pa, mga bandang ano pa, elementary. Siguro tinatanong bakit? Kasi... Oo nga eh. Ang layo ng jump sa'yo eh. Elementary, yun yung bago mong uwi lang ako ng Pilipinas. Hindi, okay. Elementary kasi, maaga na matay ang mom ko. So I was really, really young. Parang grade 3, if I can remember correctly. So you could think na parang during those times, wala naman akong ano. I mean, di ba? The usual child na kung anong sabihin ni mommy, daddy, ng mga tita at lolo, that's what you do. So, ang memories ko with my mom, meron naman, pero hindi ganun ka ano eh. Abroad. Oo, kasi parang may gap. Limited. Mm-mm, kasi syempre nga, parang at that time, short attention span, syempre. So, so siguro ang last memory na naalala ko na lang, at least before her death, was yung meron kaming field trip. Uso na nun eh, at that time, sa mga Catholic school, uso talaga yung mga field trip na isa-schedule yan eh. So okay, so ang nangyari doon sa field trip na yan, syempre may deadline, di ba, ng payment. Dahil syempre, ahead of time lagi in-schedule yan, so yung headcount and everything. So hindi kami umabot sa deadline nung payment para maisama yung headcount. But ang ginawa ng mami ko was on the day nung field trip, sabi niya hindi, sama ka sa field trip kasi inabot niya sa akin yung envelope, nandun yung pangbayad, sabi iabot mo lang yan sa advisor mo, kasama ka. Yan. So babalikan ko lang, gusto ko lang balikan yung exact yung moment ano yan, na yun, yung exact okay. Moment na yan. So pero ano ah, hindi naman siya sad na technically kasi I'm still grateful dahil it turned out na, 'di ba? So I have yung very grateful for my aunties tsaka sa aking lolo and mga uncles kasi tsaka sa dad ko din na ano na yeah, but even, I have to give it to ano, I have to give it to the titas. You grew up well. You grew up well. Very well. And that's coming from me. Ano yun? Sige, kasi my version of that is different. Sige, tapusin mo na sa'yo mo na yun. Okay, so yun. So yun yan. Gusto ko lang balikan yung memory. Kasi ang ano nun, ang di ba parang kung titingnan, kung tutusin, dapat hindi ka nakasama eh. Pero ginawa ng paraan ng mami ko na makakasama pa rin ako on the day of the field trip. Di ba? So yun. So, para sagutin yung ano ni Phey. Sige, hula ka Phey. Ano ba tingin mo? Ilan taon na ba ako? 27, 28. Higher pa. Ako, libre ka ni Macky pag-uwi niya din. Napasaya mo yung taong matanda na yan. 35. Very good. Kasi ito, here's the ironic thing or the funny thing. Magkasing tanda sila ni Rommel Marcelo. Ang harsh ah. Pero galing kay Sir Phey yun. Bakit? Magre-reklamo ka, Rommel, pag sinabi ni Sir Phey na may kinakain ka nga talaga. May na coffee hindi, table book yan. Huwag ka kukontro. Wala akong mahirit eh. Kaya ganun, balik na sa akin. Di ba? Hindi, so yun. Mabalik ko Mr. Edwin yan. Pareho kami ng birth year ni Rommel Marcelo. Kaya ako rin actually nung unang beses na tinanong ko si Rommel. So basically, anto ka? 1985? Yes. 85? Mm-hmm. Mas matanda pa, misis ko sa inyo. Alam mo kung matok. Pumasok bigla. Anyway, bago matapos, I'm done with the second photo. So, Rommel, I hope you like this. So, the second photo is this. So, more in the dreamy na parang they're enjoying it, more fantasy type ang ginawa ko. Kulay, soft and dreamy. Nagmukha siyang movie poster.
Exactly. Diba? Parang, parang ano, diba? The last dance-ish. Yeah, di ba? Nagkaroon ng story. So, yun. So, ibig sabihin, Rommel, next time, huwag ka mag-shoot ng ganyang kadidilim. Maraming pwedeng gawin na tama. So, yan, yan. Photo. I hope you like this. So, I'm done with the second photo tonight. Yan. Yan. Yun. So, ayun. O, ikaw, Park, ano ang ano gagawin mo if you have a time machine? Ako, simple lang. Okay, sa'yo, maganda, ano, okay, not saying na maganda, kumbaga, okay, you lost your mom, pero kahit paano, everything went, ano eh, to, parang naayo, naging, ano, maayos para sa'yo. Kumbaga, ano, thing went well for you. Sa akin naman, okay naman, went well, pero naging, ano eh, parang trial by fire ang nangyari. So, sa, ano na lang to, siguro, once, siguro kung I have a time machine, I would probably, kasi patang bata ako, and I saw everything eh, na, everything, how the family naging ano masyadong masaya sa pera. Sabihin okay, natin. Okay, yes, so, yes. So if I could only just probably talk to my lola during the time na and correct all the things na pwedeng mangyari kung itong ginawa niyong choice. Siguro yung generation ng mga apo niyo would be probably much happier. Living dangerously. I'm not saying I'm not happy, but there's the thing naman doon. I'm happy rin na hindi rin nawala rin. Kasi kung hindi nawala yung yon, yung whatever I'm talking about, I know na para mag-atas ng mga bangko. I'm not gonna probably meet you guys. I'm not gonna be in this field. It's gonna be a different story. Oh, baka nga di mo ako kausapin pag nasa online game tayo. Baka sabi mo, who you? Hindi ba? Hindi. Hindi ako magla. Hindi. It's a different story. I'm not gonna play. You're gonna pay me the game na pag-aari ko. O pag-aari ng kumpanya. O mga ganun. Ang ganun sitwasyon. Yun ba yun? So, iba. So, pero I'm still glad. Why? I learned life. Mm-hmm. So no regrets. I learned life. Mm-hmm. I learned the value of everything. And yun, na I value friends. Yun. Marami ano, nanato din so yun, balik na naman tayo sa pagiging ano. Yo. wala si Rommel, buti na lang wala si Rommel. Yo. I-load ko na yung second third photo for the night. Okay. I think this is my boundary and the third photo tonight is from our Kuya Edwin. Yan. And one of my it's a portrait of Macky Alejandro. When he was young. When he was younger. Younger. Okay, so guys, this is my third photo for tonight. Again, we're doing... Alam, check mo na tayo mga chat natin. Meron ayan, ba? Andyan si Sir Edwin, no? Oo. Ayun. So again, Macky, ano, a little bit, alam mo na tayo. Okay, promo muna tayo na. So again, for those who are just tuning in, this is Boring Monday Session 15 where we do random image post-processing from random folks live and on the spot. So if you want to submit your photos, you can still do so. Submit it to either my DM, Mark Angelo Alejandro, Phey Palma, or Ga Marts. So the format for your photos can either be in JPEG format, PNG format, TIFF format, or the RAW files format. And then may chat tayo and you have to answer this. Yun. Okay. Hi, Timothy from Taiwan. Okay. Actually, hindi po kami kulang. Saktong-sakto lang. Sakto lang po kami. Akala, guloy-guloy nyo lang na kulang kami. Talaga. Pero then, seriously, Rommel Marcelo is not with us right now. Kasi kasalukuyan ho siyang pauwi pa lang. He's on a project. He's doing some project na the whole January he'll be busy. But he'll be back with us by February, hopefully. Yeah, February. So, in times of araw ng puso. Sa muntikan ko ng sundutan part nung sinabi mong Rommel is not with us, sasabihin ko the late Rommel Marcelo. Nakita niyo na ho yung kanina yung nangyari sa kanyang aksidente. So, so video. Kaya huwag kayo nagtatayong telepono habang nagra-drive. Yes. Ayan, shout out daw kay JM Segundo. Sir JM Segundo, Sir Segundo, you're here. Basa na lang. Kita nyo na. Yan.
Ano yung sayan PWD? Pa? Ano nga? What's P... Shout out. See you sa PWT. What's PWT, Park? Photo World Asia? Oh, for no. Wait. Saan ba 'yon? PWT. Sabi ni ano, sa sabi ni JM Segundo. Puso puwet. Sir JM, clarify ko. Kata ko na, I'm lost. Sir, ano yung PWT? Teka, tingnan nga natin. Ano bang pwesto? PW. Malayo sa Photo World Asia, PWT. Oo nga eh. Saka hindi. The way na pa. See you sa Photo World. Ay po, shout pa. See you sa Puwet. Ayoko pa. Ah, Photo World po. Online. Ayun, Photo World. Okay, okay. Kasi may tea. Ako sa ano lang, napindot lang pala. Okay, okay. Ayoko mag, sir, ayoko magpakita ng Puwet dito. Speaking of Photo World Asia, so, flash natin, Park. Sige. Yep, wait. Okay. So, Photo World Asia sponsored by FPPF. Federation of Filipino Photographers Foundation Incorporated, which will be held this January. Wait. That's ako lalo minamadali. Okay, so. Nirado ko lang. There you go. Which will be held on January 29 to the 31st. And this will be the first virtual Photo World Asia. Actually, so... So sa karamihan nakakaalam, ginagawa actually yung Photo World Asia in Glorieta. Yeah, Glorieta every year. And it's a big event 'yan. So dahil nga sa ano natin, sa current situation natin that we're under a pandemic, so the FPPF decided that this will be the first virtual Photo World Asia. And yep. So sa mga gusto mag-register, pwede pa. You can go to this. Asa, may link tayo nung registration. Ah, wala ako na ilagay. Pero okay. Anyway, sige, I'll prepare. Visit the page of FPPF. You will see there they posted the link for you to register for Photo World Asia. And of course, one of the guest speakers there would be yours truly, Parc Cruz. Ayan, nasa taas. Yan. And he will be speaking about basic. Yeah. No, not basic. I'm not gonna. It's more of okay. Making your workflow simple. So not really basic. I'm not gonna talk. Pero I'll be talking about the tools, the tricks. Pero in layman's term. Pero basically, hindi mo talaga makukuha magturo ng basic photography, ng Photoshop na ganun kaiksi. Anyway, okay. So wait. Ito yung ano. Yan, okay. So you can go to this website, https://www.facebook.com/fppf1987. So this would refer to the year, no? The year na... Yeah, I think so. It was established. Or I guess this is the Facebook pa lang. Kasi alam ko, nagkwentuhan sila last time. Sir Joe said, during martial law pa lang, meron eh. Mm-hmm. Diba? Okay. Yan. So, for those who are interested to join the Photo World Asia, again, visit the website www.facebook.com/fppf1987 for you to register for this year's first ever virtual Photo World Asia. Yeah, guys. At marami kami doon. Marami dyan. I'm just one of the speaker there, pero marami. Mm-hmm. Every genre will be, maraming ano dyan. Guys, brother, you know, basa. Wow. Oh, talaga babasahin natin. Sige. According to Mr. JM Segundo, Parc Cruz was my first inspiration to start photography last 2012. Thank you very much, Kuya. Thank you very much for sa tiwala at yun. Yeah, and then also, ito yung background story niya. So, I'm from Nueva Vizcaya. Baka naalala niyo po. Yeah. I remember the place. So, ganda yung ang sarap ng pagkain doon. Saka alam ko, masarap yung Vizcaya. Basta, normally pagkain na naalala ko. So, di ba? Yeah. So, sila yung batch na yan. So, sila yung magkakasama sa batch. So, sila Mabel and Sir Jojo. Marami yun. Ang rami nila yun. I think we were around 70, if I'm not mistaken. 70 Ooh. Students that time. Ang rami yun. Yeah. Yeah. Out of town na. So, 70 rami yun. Yeah. Thank you, Sir JM. Yun. Bukopay daw, sabi ni Sir JM. Mm-hmm. Saan? Sa Vizcaya. Sa Nueva Vizcaya. Vizcaya. Bukopay, sinabi nyo. May isa dito, gutom na gutom sa Bukopay. Oo, tagal na eh. Hindi makaano pa eh. Hindi pa makauwi eh. Hindi makauwi. Nanginayang na naman. Ay.
So again, so mga nagtatanong at the reason why we have tonight's episode, we have one of our guests, si Phey Palma, and the topic would be owning or setting up your own photography studio. So si Phey Palma actually owns his own studio in Hong Kong together with his partners. Yan. Kaya, so, matututo tayo ng mga ins and outs and yung what to expect. So, you have the profitability, the sustainability, and the feasibility of owning we'll your own We'll try to do a studio. Summary of what naman na pag-usapan natin para at least just to, for people who's just watching para makakatch up. Anyway, hi, Tayaan or Tian? Tian or Tayaan, I think, no? Tayaan. Yeah, Tayaan yan. Tayaan. Pero yan. Tayaan. Sounds good. Hi, Tayaan. Yeah, good evening. Tian, di ba? Tian. Oh, pag wag mo bibilisan iba pronunciation pag baka mabulol tayo. Anyway, dude, before we continue, I have to just clear up things kasi wait. Meron di ba? Wow, new boring Monday. So, yeah, MJ. Yeah. May nakapansin. So, pero para ma-sustain namin 'to, basa naman 'no. You can dahil bago po ang format, so yung everything that you see right now on your screen, bago lahat yan. But again, we're talking of sustainability of the show. You can help us improve the show as a sponsor. Let's talk. Email us at parkhere2020@gmail.com. Diba? Effective yan, Macky. Anyway, guys, So sabi ni Miss Tian. So T as in iced tea nga daw talaga. Oh, so it's okay, see. As Tian nga talaga. Tian. Tian, okay. Hello. That's unique, unique, very unique name. Tsaka mukhang lover siya ng dogs. Mukhang mahilig siya sa. Hey guys, baka may mga meron kayong sobra kayong, baka meron kayong sobra diyan, golden retriever. Naghahanap po siya. Namatayan mo kasi ako during the lockdown, magpapakawa. Dito na nawagan ng golden retriever. Malay mo. Baka meron sobra dyan. Gusto nyo magbigay. Alagaan mo mabuti. Anyway guys, lately, lagi may nagtitrending na lagi kami mag-asawa, lagi kami nagtataka, bakit pa labas na labas yan? Ano ba big deal with this thing? So I'm gonna show this, ha? Okay, guys. So, this thing, iba-ibang meme ang lumalabas. So, this one. Hindi ko mag-get, bakit binabanatan yung air fryer? What's with the air fryer thing? diba? Okay, so, could anyone kindly explain what's with the air fryer? Kasi talaga I'm lost. Kahit si Mrs. nagtatanong, ano ba yung air fryer? So, alam nyo ba yung story behind this? Really, I have no idea kung ano yung ano dyan eh. Nakikita ako, ko lang sa mga tropa dyan sa Pilipinas, yun lagi rin na sinasabi eh. O, diba? Yun nga eh. Ano ba? Meron bang sasagot dyan? Meron. Pero tingnan natin, basahin natin yung sinabi ni Sir JM. So, Sir Park Cruz, since friend daw kayo sa FB, may introduce ako sa iyo isang brand, baka makatulong. Wow, sa streams. Okay, sige. Okay, we'll talk about let's that. Talk sige, brother. Let's talk. Sige. Thank you, Sir JM. Yan. Ayun, so anyway, puro buko pa yun na si Jeff, Doc Jeff Ponce. Uy, tingnan mo naman yung profile picture niya, isang x-ray ng, cranial. Yung nakakaway. Yep, yeah. Masyado ka na amiss. You have to check, Jeff. So, pakibasa, magandang gabi sa lahat. My cousin bakes delicious ube buko pie here in CDO. Aabot po ba dito sa Hong Kong? Ship to Manila? So, ship to Hong Kong? Pwede po ba? Ship tatagal to Taiwan? Tatagal 3 weeks, pare. 3 weeks. Padali yan. Promise ako na kahit ng shipping fee. Kahit siya na daw po. And Doc Jeff, may nagre-request one of our guests. Way bang padala ba daw sa Hong Kong? Kahit siya na daw magbayad. Mas mahal pa yung shipping kaysa sa buko pa. Pero basta, bakit ba? Kung yun ang way, di ba? Why not? Okay, now, kindly explain what's with the air fryer thing. Teka, tanong mo natin si Ga, ikaw, alam mo yung story kung bakit? Wala ka rin idea. Mac, may ayusin lang ako dito, ha? Saglit, balik ako, ha? Go. Si ikaw, Pei.
So parang wala rin. Mo lang sa dami, lagi kong nakikita yan eh. Yung sukatan daw ng success is air fryer. Lagi kong nakikita yan, pero hindi ko alam kung ano. Mm-mm. Kung ano talagang main reason yan, bakit air fryer lagi. So ganyan, eto na yan. Nagsimula yan actually, siguro mga October. Around October, September, October actually. Of this year. So, last year. This year lang yan. Na yun talagang full blown na siyang na kumakalat na siya sa sa lahat ng FB feeds. Kasi so 'di ba traditional cooking would require us to get yung 'di ba sangkalan or yung pot, lagay ka mantika, you cook everything there, or kapag halimbawa ang mga nagpapalambot ka, you use either the pressure cooker or a slow cooker. So ito na, pumasok ang air fryer. Actually matagal na siya, 'di ba? Matagal nang merong air fryer, hindi lang siya masyadong hindi lang siya masyadong pinapansin. Ngayon, ang nangyari kasi, dahil nga lockdown, so, syempre, to sustain yung business ng mga naggagawa ng mga air fryer, nagbaba ng presyo. Mura na siya ngayon eh. Nagmura siya. One good example, actually may isang brand ng air fryer that's around 64,000 pesos, but it was discounted to at least nasa parang 4,000, 5,000, ganyan. Ganun kababa. 64? From 64. Ano ang isang air fryer diyan? Oo. Tang magninegosyo na lang ako. 'Di ba? 'Di ba? Oh, ngayon ito na. So dahil nagmura na siya, so naging medyo affordable for everybody. And again, hindi siya rocket science eh, kasi in the manual nakalagay doon kung anong klase ng food na lulutuin mo, how many minutes, you just set a timer and it's done. So lalabas doon yung niluto mo. Ngayon, ang asaran, syempre, hindi ka ano, kumaga, hindi ka pasok sa lipunan kung wala kang air fryer. So ngayon, ang naging basehan nila na parang isa kang taong responsable, isa kang taong nakaaangat sa lahat, sa mga, ang tawag nila, okay, gagamitin ko na yung term nila, slab soil. Again, disclaimer po, hindi po ito pang-iinsulto, kundi yun talaga yung term na ginagamit, slab soil. So para angat ka raw sa mga slab soil, dapat may air fryer ka sa bahay. In fact, ang naging usapan ng magbabarkada, kapag nag-hi sa'yo, nabawa, na nangangamusta, ang isasagot sa'yo, wait, why are you talking to me? Do you have an air fryer? Yan. Wow. Yan yung mga lokohan nila dyan. Pero ano, to be fair, sa mga nakagamit ng mga air fryer na yan, malaking ginhawa sa kanila. Kasi nga, di ba, technically it's healthy because you're not using oil. It's only heat, di ba? Yung nagsi-circulate na heats and everything. Pero, di kuryente. So, medyo malakas. Parang endorser ng air fryer. Ano, ng air fryer. Para magkapi tayo. Oo, di ba? So, yun. Ay, sandali lang. May nagpadala yan ng photo para kay Phey. Huh? Yeah. Asan na yun? Wait. Ayun. Nakita ko na. Wait, ha? Oo, ano para sa'yo. Huwag ka matakot. Para sa'yo. Huwag ka matakot. Para nga daw sa'yo to. Wait lang. Saan ba yun? So, yun. Habang inatay natin, kudos sa lahat ng mga taong nakakuha na ng nakabili ng sarili ng air fryer at nagamit na nila at success lahat ng niluto nila. Good job. Diba? Oh, no. Buko pie. Buko pie with, ano to? Ang sarap ng crust niya. Oh, yung crust pa lang, panalo na. Oh, yan o. Tingin mo, tama. Sabi ni Tian, pinasosyal na turbo broiler lang daw pala yun. So para maging social, let's call it an air fryer. Air fryer, yan. Okay. Bagay na bagay yan sa mga may coffee table book. Ako lang. Love you. Wala ka to. Edwin. Na lang, Edwin. Nadamay. Nadamay tuloy. Nadamay. There's another one. There's one more thing. This thing, labas pa rin ang labas sa wall ko and naging meme. Ay, gusto ko yan. Okay. Oh, yeah. I have to be careful with this. okay. You heard of the post, yung charcuterie. Okay, I pronounce it right? Tama naman. Yeah. Okay, yeah. So I'll show that in public para ano. Saan ba 'yon? Iba talaga produkto sa village mo, Papi, no? Hindi, lumalabas sa Facebook ko, pambira kayo, hindi produkto ng ano ko 'yon. Charcuterie. Okay, so yeah.
Kasi ang nakikita namin mag-asawa, lumalabas to every time, ano, na lately, hindi na kasi, okay, thanks for Macky for letting me know na yun ang tawag. Kasi I'm familiar with this thing. Why? Kasi I'm a wine drinker eh. So I also have friends na we do wine night. So familiar ako dito. But I don't know na yun pala yung tawag nila doon sa parang bundled na ganyan pag ano, sinat mo na yung mga cheese, saka grapes, ganyan. Okay, pambira, hindi ko dapat sinasabi to. Ako lang yung kawawa dito eh. Kasi, mamaya, may mga sasabihin kasi emperador lang. Walang ganyan. I'm curious ako. Now, lately kasi ang lumalabas, kahit ano, nilalagay na nila. May saging, kung ano. So it doesn't, ano, parang minamock na nila. So what's with the thing? Bakit ba, Macky? Bakit nagkaroon? Alam mo ba, latest ka sa mga chismis na ganyan? Walang magawa. Pandemic eh. So, during the holidays, yan, holidays ang tawag natin. During the holidays, so lahat naman, actually, di ba? Oo, di ba? So, okay. So, di ba, yun nga, gaya yung nasabi mo, matagal nang merong ganyan, hindi lang siya ginagawang, yun nga, yung a mockery of it, or parang walang masyadong okay, guys, at saka ang tamang pronunciation yun is charcuterie. Charcuterie. Yeah, not charcuterie. Charcuterie. Yeah. Kung jejemon ka, charcuterie. Kung mas jejemon ka, kung pulutan. Masa ka, pulutan ho tawag dyan. Okay, pulutan. Okay, pinaganda lang nga. Charcuterie. Yeah. The word came from what? French word. Charcuterie. Okay. Yeah, the charcuterie board. Charcuterie. So yun, okay. Not charcuterie, okay? Kasi yeah. Pag the spelling makikita nyo, charcuterie, bak charcuterie ng charcuterie si Park, charcuterie naman. Hindi ho, unless jeje mo no kayo, sige, basahin nyo ng gano'n. Charcuterie with a silent E. Yeah. Correction. Nakorek ako ni Macky niya. It's not a silent E. Macky, explain. Ayoko, baka maano. Hindi, it's a T sound yung Iba yung village nila, Mac. Tanda nyo, yung village yung bakit, iba yan. hindi siya silent E. Ano lang, hard. Yan. Parang Mac. Macky. Mac. Anong siguro yan? Ang bako dyan, pulutan. Diba? Yun nga, pag mas ano pa, mas pulutan lang. Pero yun nga, actually, pulutan yun yan, naman talaga siya. Yun lang ho siya. Kasi umiinom ka ng wine, alcohol. Diba? Meron, ang pangit naman ho, kayo kung makain kayo, umiinom kayo ng wine, tapos mamapak kayo ng butong pakuan. Or ano, o di ba? So di ba? May padala-dala ako. Or ano, di ba? Nasa, ano, natawa kayo sa... Nagbabalat nung may balat pang mani, di ba? Gagano. O di ba? Gagano. Mo patas gagano. Or yung gano'n, nilagang mani. Tapos the wine. Yeah. So let's have wine. I have ano, nilagang mani in the side. Okay siya. Yeah. Di ba? So, ano, trust, may pagpinagsama nyo yung nilagang mani at saka red wine. Kanabukasan, wala kayong gagawin ko. Umutot na umutot niya. Siraan chat po. Diba? So yun nga, so kaya siya nagbiglang nag-trending kasi during the, ito nga, so dahil karamihan ng tao hindi naman nakalabas going out to restaurants to buy yung, di ba yung full, usually sanay kasi tayo sa table. Wait, what is dragon seed? Where I've lost? Ano dragon seed, Mac? Baka yung ano yun, ang sinasabi niya yung baka naman pinasososyal nyo na naman butong pakwan yung dragon seed na naman kayo. kaya ang raming naguguluhan ni eh. But kaya ba yun? Yung mga chef. Ito si MJ kasi alam ko chef friend to eh. So, alam nyo kaya ang raming ng, ano, ng gagago dahil sa mga ano. Ayun. So ayun nga kasi so, dahil nga pandemic. So di ba sanay kasi tayo na yung table, di ba pinupuno natin ng talagang iba't ibang viands or putahe yan. So dahil yan hindi masyadong feasible yan ngayon. Mas naging feasible na bumili ka ng charcuterie board kasi nagbagsak ng presyo lahat ng restaurant. Correction, hindi dragon. Ang dragon seed are not butong pakwan. Yan yung puti. Yung pag kinain mo, nabubuti na yung labi mo. Hindi, yung labi mo kasi puro asin nga, na dehydrate yung... Pops, describe ko. Kalabasa. Pinaganda nyo na naman, dragon seed, buto lang kalabasa lang pala. Anyway, ang tawag ko sa kanya, albino na butong pakwan. Yeah. Diba? Diba? So, yun nga. Kaya nag-trending yan over the holidays kasi nga nagmura lahat ng mga gumagawa ng charcuterie board sa mga restaurant. So na-afford ng karamihan. Tapos,
ni-level up pa nila. So, nagkanya-kanya din sa parang make your own or charcuterie board challenge. So, hindi, bukod story, doon sa nakikita alam, nating mga alam mo, ano bakit during the lockdown, bakit nagmura yan? Charcuterie, the slice of meat, the ham, the cheese. Guys, if they're not gonna sell it cheap or as fast as possible, it's gonna be waste. So ibenta na nila lahat ng luma, haba. Kaya may mga nakabili ng mura. Yung nakabili ng mahal, trust me, those are fresh. Yung nakabili ng mura, yun na yung malapit-lapit na magiging ano. Huwag kayo maingat sa kabili ng mura. Pero yung iba yun ngayon, nag-post sila ng kanilang parang DIY charcuterie board. Eh, iba may naglagay ng hotdog, marshmallow, di ba? Hindi mo na ba? Hindi wala na yun. Pulutan na eh. Pulutan box na diba? Tawag doon eh, di ba? Tapos yun ngayon, sabi mo, may naglagay pa nga ng saging, slices ng saging, di ba? Oh, saging, may mangga, parang fruit basket na nga lumabas, naka-box lang, di ba? Di ba? So yan, yan yung mga, alam mo naman ng Pinoy, very creative and very innovative. So kanya-kanyang trip lang, parang ganyan. Oh, sige, ano na ako, magpa-process na ako ng last photo. So again, the last photo is from the one Edwin. And only Edwin Loyola. The real deal. Yeah. Yung kasama ni ano, yung kasama ni Phey na may coffee table book. Oh, may coffee table book. Di ba? Ayan. Nagsisisi siya, bakit ang bakit niya? Yun yun lang naalala ko ito ni buong gabi. Di ba? So yun. Okay. So again, ang main topic nga natin tonight, for tonight's episode, is owning a photography studio. So parang bring out natin is not to destroy your dream of, you know, having your own photography or studio, but bubbles, rather no, but rather what we're trying to do and what Phey is gonna try to reach out is yung ano yung i-expect nyo, ano yung timeline bago nyo makompleto lahat yan. Saka ano yung dinaan ko ha, disclaimer na, yung mga dinaanan ko, hindi ibig sabihin yun din yung mangyayari sa inyo. Mm-hmm. Yes, kumbaga ito yung naging experience niya. Yun lang yung naranasan ko. Mm-hmm. So you could be lucky na mas mabilis sa inyo or you could be... Kagad. Diba? Yung tawag mo sa gaming, ano, walkthrough pala, walkthrough. Yeah, parang wong pro. Yeah, oh, di ba? Ano yan? Ano, game shark yan, Pops. Game shark. Game shark. FAQs and walkthrough. Alala ko yun, PayPal. Di ba? Yan. Oh, anyway, sige, balikan natin. So, just to give a recap, so far, na-discuss na namin kanina. So, kanina, nagkwento ni Phey na yung studio was actually existing. Binay out lang nila from the previous owner. Tatlo sila magpa-partner. So medyo na-split yung investment. Kaya, tapos yung good. Partners niya are not really close friends. But it's just para mga kilala niya. But fortunately, he got good ones. Mm-hmm. So it's also a warning na if you're gonna venture to a parang partnership or business partnership, make sure you do your research too or swerte lang talaga si Phey na hindi gahaman. Mm-hmm. And meron kasi silang existing black and white agreement. Oh, again, importante na merong importante agreement na written and signed by all parties concerned kasi this will be your guide moving forward with the business para hindi kayo yung, akala ko ba ganito, akala ko ba yung ganyan. Yan ang pinaka iniiwasan sa isang business. Laging dapat merong written agreement. So black yan, isa na yan. And then, of course, na-discuss din kanina ni Phey yung, so one of this is yun nga, yung maintenance, yung upkeep, ng owning overhead, studio. Overhead expenses, yeah, yung what to expect, yung maintenance, and then how they were able to make the studio self-sustaining, meaning hindi na sila naglalabas ng pera just to pay for yun nga yung upkeep ng studio, but rather the pero studio ano, itself pay, is yung, able to yung earn. Ano yung time na umabot kayo sa point na self-sustaining na yung rent, how long, kasi 5 years ago, three years di ba sabi ni sabi three mga years, three years talaga, mga 2-3 years bago siya tumakbo mag-isa. So yung first year talaga labas first talaga year, first year to two years and a half talagang every month naglalabas kami yan. And then of course na-discuss din ni Phey kanina na after the third year nung medyo self-sustaining na nga yung studio,
pumasok siya, nag-day job siya. Actually, silang magpa-partner may mga day jobs pa. Why? Because so, hindi play, sila nagre-rely long do sa, ano, sa, they didn't resign, hindi lang sila, nag, ako baga hindi nila, tama, hindi sila umasa doon sa studio alone. Yes. Saka, ito sa point ko lang ha, kasi pag yung araw-araw mo nang ginagawa, magiging trabaho mo na. Hindi masaya. Alam mo yun, yung mabur-burnout ka eh, pag nagsawa ka. Yes. Mm-hmm. Yun ang ayaw namin mangyari. So talagang, pag may trabaho, gagawin lang namin sa studio. Pero, as much as possible, kung makaka-day job kami, para hindi lang kami ma-burnout at mawala yung interest dun sa studio. Okay. Okay. Eh, kami lang yun, ha? For on our part lang yun, ha? Kasi, yung first year and a half nga, nagpapasahan na nga kami ng trabaho, eh. Sa, nakakasawa yung ganito, paulit-ulit na lang itong ginagawa ko, ha? Nagpapasahan kami. So, hindi sa ayaw namin, pero yung nakaka-burnout mag-isip, yes, so, yes. Yung mas gusto ko yung ma-enjoy ko siya. Okay. Hindi siya maging trabaho ko. Yung ganun. Yung part hindi, lang sa stress, nung, hindi siya pressure or anything, di ba? Hindi pressure na, shit, kailangan kong kumita ng ganito para kailangan kong maano. I think, ano, pareho tayo, doon tayo nagkapareho. Kasi that's why until now, I've been in the industry for, since 2005. And, 5, I still don't do this as a ano parang a work, hindi eh. That's why I'm still enjoying it as I'm playing around. So hindi trabaho kasi pag inaraw-araw mo kasi mag parang nakaka-burnout na magsasawa ka. Yun ang mahirap eh, kasi pag nagsawa ka talaga matagal bago mo mabalik. So that's why you're talaga saka lumalabas sa type ng trabaho mo yun eh, yung pag natutuwa ka, 'di ba? Ang ganda ng ano, something new, something fresh lagi yung nagagawa. Yes. Hindi yung magmumukhang ay, routine. Ayaw mo maging routine. Oo, yun, exactly. Ayaw ko yung parang day in day out, day in open the studio, day out close the studio. Wag mo yun, yun tapos uwi ka ba, gigising ka lang umaga ganun ulit, 'di ba? Nakakasawa. Pero question, this is a weird question. Let's say you want to settle down and let's say you plan to go back here in the Philippines. Would you pursue a studio here? Kung may pangalan akong ilalabas at makakaano ako ng kliyente, I would. Pero sa status ko bilang photographer sa Pilipinas, baka hindi. Okay. Hindi ko siya mapatakbo ng ini-expect ko at ma-disappoint lang ako. Pwede kung paghihirapan mo talaga, ang problema is, ang dami kong kilala magagaling na photographer eh. Di ba? Sasabay pa ako dun, ano pang makukuha ko dun? Na which is mag-uumpisa pa lang ako maglabas ng pangalan ko dyan. Ang daming magagaling sa Pinas eh. Kung sa totoo silang, mas maraming magagaling dyan kaysa sa nandito. Pero kung makikipagsabayan pa ako sa mga nandyan na, tingin ko hindi ko kakayanin na makapagsapalara ng ano dyan. Hindi, so, hindi ganun ako kaano eh. Yeah, ikaw, any questions for, you know, kasi you could actually, it's either may pangalan ka or maganda yung studio mo or maganda yung equipment mo or may pangalan yung photographer na may-ari ng studio. Actually, kung hindi sa may, ano eh, hindi sa gamit eh. Actually, yan na dati ko pa na sinasabi, Indian pana. It's not on the equipment eh. Equipment parang bonus na lang yan pag nakaka-upgrade ka na maganda. Kasi ako, naniniwala ako sa maximize what you have eh. Noon pa, nag-umpisa pa lang ako, maximize what you have eh. So, kung ano, mas pipiliin ko yung kilala ng tao yung work mo eh. Okay. Kesa sa gamit ko, kung ano yung gamit ko. Mas pipiliin ko na yung, eto si Pei, okay na family photographer to. Kasi ginagawa ko dito yun eh. Family photographer ako. Successful yung family photography ko dito eh. So, eto si Pei, pwede family photographer to, okay to. Mas gugustuhin ko yung ganun kesa sa, gamit nito, blah, 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 brand, ganyan-ganyan. Mamahalin yung lights niya sa studio, medyo high-end yung gamit niyan, baka maganda ang picture niyan. Mas mahirap yung ganun eh. So mas pipiliin ko na lang yung medyo kilala yung
trabaho ko kaysa sa gamit ko. As a photographer, kasi meron akong alam na studio na gamit nila talaga, puro high-end eh. Pero nung nakikita namin yung litrato, hindi sa dinidismay ako, hindi sa dinidis ko. Pero natatawa kami minsan ng mga partner ko eh. Tsaka ganyan. Ang mamahal ng gamit nila, ba't ganyan? Ganyan yung ano. Yun nga eh, mas naka... Merong ganun eh. The more nga high-tech or mas mahal yung gamit mo, wala kang rason mag-produce ng pangit na photo as I normally tell my student. I would rather have an entry-level camera, at least kahit pangit lumabas, justifiable eh. Entry-level camera ko eh. So yan lang kaya. Maximize kung, na yan eh. Let's say pro series ka, mamahalin camera mo, wala kang rason eh. Tapos ang kuha mo parang ano lang, parang phone. Or parang Rommel Marcelo, mga ganun. Ang bigat na na. Tapos ang kuha mo parang phone cam lang. Naku. So ngayon, nabuo ko yung picture dun sa kinakwento ni Pay na meron sila nakitang with high-end lights and all the brands and everything. Tapos ang kuha mukhang galing lang sa phone. Ouch. Oh, meron ganun. Okay. Sigurado ako meron ganun. Dito meron. Kasi yung equipment pala, wala talagang, yun nga yung sabi ni ano, we have the equipment, you just need to bring your talents. Paano pag walang talent? Oo. yun din ang sinabi namin ano eh, sa studio, di ba? Yun din ang sabi namin, sagot na namin ang gamit mo, gamitin mo na lang talent mo. Okay. Yeah. Kasi minsan nag-trip kami ng tropa, nung mga kaibigan ko, nag-trip kami. Pag maganda yung trial, ba, nakita namin yung project nila, yung alibay, yung photographer, nag-book ng studio namin, nakita namin maganda yung project. Nag-presenta pa ako mag-assist eh. Okay. Oo, kasi pag halimbawa may project sila maganda, normally meron silang kuha, halimbawa mga yoga, pero may theme yung kuha nila. Minsan ako pa mismo yung ako na lang mag-a-assist sa inyo sa studio. Light boy, kahit ano, basta ako mag-a-assist. Kasi natututo ako. Okay. May napipick up ako pag ganun eh. Pag may mga photographer na alam mo yung ginagawa, alam mo, nakikita mo yung alam nila yung ginagawa nila sa loob ng studio, nagpre-presenta ako ng assistant. Kahit hindi na lang ako payaran, kasi may natututunan ako sa kanila eh. Okay. Normally, yung pag ganun, pag nakita nilang, uy, matulungin dito sa ano, yan yung mga mabalik sa'yo. Mm-mm. So, nagkakaroon kasi ng parang ano, what do you call it, Park? Parang, nandito sa process yung utak ko. Ibabalik ko lang sa usapan. Parang ano yan eh. Ang tawag din, pareho na kayo ng equipments, pareho kayo ng studio, lugar. Mm-hmm. Pero yung customer service mo, parang nandun yung, actually hindi lang customer service eh. Pero parang dun minsan ako nagkakaroon ng extra kliyente. Okay. Kasi alam naman nila nasabi yung hindi yan eh. Tama. Oo, kasi alam nila minsan na re-renta nila yung studio, alam nila ako yung may-ari. Putsa, nag-a-assist pa to, ha? parang boy ah. Sabi ko, hindi, minsan nag-e-enjoy kapag ganun eh. Oo, kasi nakikita, humility rin nakikita sa'yo. So, saka okay yan eh, yung relationship. Bumabalik yung minsan, yung halimbawa yung, hindi yung photographer, yung kliyente ng photo, hindi sa nang-aagaw ako ng kliyente ha, touch wood. Minsan, yun yung mga kliyente na babalik sa studio mo at tatanungin ka kung may kilala kang photographer. Oh, okay. Yun yung ganun, minsan. So, nagre-refer ka pag ganyan? Or do you present kayong tatlo na mag-refer? Kung kaya namin kaming tatlo. Okay. And we're live! Ay, okay. Nakahabol. Night, ladies and gentlemen. Who's the show? Because nandiyan na po si Rommel Marcelo. Thank you. Sir Pei, yung coffee table album, ha? Sir Pei. Hindi ako nga, hindi ko nakita yun, eh. Diba? Abot. Rommel, nakita mo yung photo mo kanina? Hindi. Hindi. Rat-rat ako eh. Okay. Anyway, I'll open the photo yung pinrasis ko for you. Ang ganda nito. Sanday lang. Yung sa'yo matutuwa ka. Sanday lang. I-open ko lang. Nasaan ba yun? This is ito yung before and after. Ha? Pinagsama-sama ko yung photo mo. I hope you like it. Yan na. Whoa! Parang in chicken. Ang tupit! Yan. Ganda? Sana all ganyan. Sana all. So, pasado, sir? Ang ganda niyan!
Oo. Happy tayo ha pag siningil mo na yung bride ha sa kanila. Kinakayan. Hindi ko papakita yan, bahala sila. Oy, eh, sinabi mo, and it's live. Hindi po sila nanonood, hindi po sila nanonood. Magandang gabi po. Send ko yung link yan. Wag. Rommel, kamusta? Ah, ito, medyo pagod lang. Latrat, habol ako. Sabi ko, kailangan umabot. Pero kamusta yung feed natin? Kamusta yung feed namin sa'yo? Maganda, kasi pinapanood ni Rhea. May lumalabas-labas na sa inyo mga parang pag nag-comment, lumalabas-labas na. Habi niyang ganun. Siyempre, ako, ganun talaga pagka ma-unlad na. Habi kong ganyan. Pero good news, Mel. Mukhang may approval na sa Banko Central daw tayo. Mukhang matutuloy natin to at may sponsor tayo. Idaan lang daw sa CEO daw, sabi ni Tita Annie. Alam mo naman kung sino, CFO. Alam mo naman kung sino siya. Oo. So, ayun nga po. So, meron na po para pala sa February. So I hope sana po sa March may mag-sponsor din naman po sa March sana po. Oh. Yeah. Diretsahan na to, diretsahan na. Sa March po sana, sa March po sana po. Lala. Para mas kumpleto. So Rommel, Macky Rommel take do the honors of ano. Yan, ayan. Rommel. Yon, guys. Ayan. So, kung medyo natuwa kayo sa bago naming platform at gusto nyo, lalo namin pagpatuloy to, guys. You can help us improve the show as a sponsor. Yeah. So, let's talk. Email us at parkhere2020@gmail.com or PM Macky or Macky or PM me. Guys, whatever tulong, tandaan nyo, makikita nyo agad ang output. So again, welcome to Boring Mondays where we do random post processing for random folks on the spot. I'm doing the third photo right now by Edwin Loyola. So we're almost done. Yun. So tinatapos na, we're wrapping up everything. Mukhang makakahabol pa si Rommel sa mga last questions. So guys, earlier our top. Yeah, go. Sige. I-plug ko rin muna, again, Photo World Asia 2021, which will be happening virtually on January 29 to the 31st. And one of the guest speakers there is yours truly, nasa taas natin, si Sir Parc Cruz. Yeah, and Sir Parc. Sir Parc. And I'll be joining, people will be joining me also. I'm not the only speaker there. Mm-hmm. Nandun sila Alex Ongkal. Yeah, from Nikon also. Manny Librodo will be talking about how to do. Yeah, so marami. It's magandang lineup ng natin. Yes. So for those who are interested to join the Photo World Asia virtually, you can go to the website www.facebook.com/fppf1987. For the details. Yeah. Yun. All right. So yun. Back to work mo na ako. Sige, Macky, go Rommel, ahead. Alam mo ba na si Phey, may naka... Kasi sobrang lamig. Ang lamig kasi dyan eh, sa Hong Kong. Eh. Dinescribe yan na sa sila. Nagsa-7 na sila, 7 degrees. So, wow, may mga naka hilera siya dyan. Ayan o. Oh. Oh, ang kita mo yun. Ayan o. Hindi yun na. Di ba? Hindi tayo hindi ako marunong uminom yan. Yung local version lang ang meron ako dito. Meron ako! Meron! Meron ako! Tingnan mo niyo. Sarap na yun eh. Ayan o. Ayan. Lalabas. Hindi, nasa bar. Nasa bar na ako. So, Rommel, okay. Habol ka sa usapan. So, yun nga, main topic again is about yung owning a studio, which kaya natin inimbita si Phey para makapagbigay siya ng mga tips and yung mga i-expect when you want to, build your own studio from scratch. And then, some of the subtopics is for the group. Sige, subukan natin sagutin mga. So, meron kaming isang question. Like, if sige you nga, have a time machine. Balikan natin si Rommel. Ano yan? If you have a time machine and you can go back in time. In the past lang ha, wag sa future. Hmm. What would you do? And then, yung isa naman, yung what is your worst? Okay, pasagot natin tayo isa-isa. Isa-isa mo itanong sa kanya. Sige. Okay. Isa. Okay. Sige, dun muna. Kung may time machine ka, anong babalikan mo sa past? At anong gagawin mo?
Gusto po, mahirap yan ha. Parang ayaw mo sagutin yan ha. Hindi, lahat kami sumagot eh. Oo. Ako siguro ang... Parang mahirap ito ah. Parang ayaw ko sagutin ito ah. Oo, ganun ba? Sagot. Siguro yung ano, yung... Nung fifth year college ako, second sem yon. Siguro bakit yun lang. Yun. Four pero, years lang college ah. Joke. Ba't nabi fifth year ka? Hindi, engineering tayo. Engineering. Mag-aral yan. Okay. Actually, sige. Thesis yon, thesis time. Okay. Pero, hindi naman kasi I have no regrets naman kung ano nangyari sa akin that time. Kasi may trophy naman na ako noon. Nagka-trophy ako noon. So, layo konti sa mic, brother. Nagki-clipping ka. Yan. Okay. So, may trophy ka? Pero, wala eh. Madaming talagang sablay na ang pangit ng mga desisyon. Kasi puro pakabig eh. Puro pasugod ng pasugod eh. Iniisip. So, ayun, hanggang sa naganda leche-leche. Ah, kaya ka naging ganyan. Kasi kanina pala, ano, dinidescribe ni Pei, sabi, nabooking na eh kung ilang taon na ako eh. Tapos, nabanggit nga na magkaedad lang tayo. Sabi walang maniwala, walang maniwala na magkasundad kayo. Uy, ganoon. Wow, ha? Grabe kayo ba? So yun ba yun? Grabe. Ibabalikan mo in time kaya para maiba-iba naman yung itsura mo. Hindi. Ang harsh ba? Ang harsh. Siguro, hindi naman siguro. Kaya yun lang talaga. Nakafocus. Yan. Wow. Oh. In the spotlight, Rommel Marcelo. Siguro, marami lang pangit na nangyari that time. So, na kailangan dapat itama. Siguro kung mas naitama ako pa siya, mas marami pang mas maganda sana nangyari. Ganon. Okay. Yun lang. Hindi ko na i-detail kung ano yun. Pero, medyo matalim. Gusto namin ko. Detail. Wow! Chismoso. Ano chismoso talaga? Wag na. Eh, ang tanong dyan, Rommel, kapag ba naitama mo yan, yung mga parts na sinasabi mong hindi maganda, kikilalanin mo pa ba kami o huyo kaming lahat sa'yo? I don't know. Kasi baka maiba. I don't know daw. Hindi kasi baka maiba yung landas nung ano eh. Maiba yung landas eh. Oo. Hindi siguro mag-proceed sa ganitong field. Siguro ganun. Wow. Malamang maiba. Ah, malalim. Okay. Ganun. Grabe naman. Okay. Samantalang ang sagot lang namin, babalik ng high school, babalik ng elementary. Oo, okay. Sa'yo, hugot yung nangyari sa'yo eh. Hugot eh. Parang baliya pa yung pagkakapasok ko pa. Parang merong gusto. Parang may gusto kang palabasin ah. Ayaw ko na palabasin. Wag naman. Second question. Siga, tanungin mo yung isa pa na nasagot natin kanina. Yung second question is, what was your worst drunken master moments? Oh my God! Di ba yun yung nasa police station ka? Hindi. Hanggang ngayon, tinatanong pa rin nila kung paano ka nakakulong ka pa rin ba daw? Hindi ako nakulong. Actually, nangyari kasi yun. Pinag-uusapan nila yung kay Duterte, pambira. Ano kay Duterte? Alam mo ba, nagkakulang yun. Sa akin, ang mga tita sabi, paano na daw yung supply nila ng butcheron, nakulong ka daw. Hindi, kabukha ko lang, pero ang gara nun. Halos kabukha ko nga. Marami nga talaga. Akala ko nga talaga ikaw, seryoso. Seryoso talaga akala ko ikaw eh. May nagpipiyan. Akala ko may nire-reklamo kayo. Pre, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nadampot? Sabi na, nadampot, wala naman kung ginagawa mo sa bahay. Nagtatrabaho lang ako sa bahay. Kita ko meron palang ganon. Oo. Sige, sagutin mo na yung tanong ni Ga. Sige. Worst drunken? Mm-mm. Actually, sobrang dami. Ikaw palang pinakasutil sa ating lahat, ano? Pero ang pinakamalupit. Yung palang hindi mo makakalimutan. Hindi ko makakalimutan? Mm-hmm. So, nag-inom kami, siguro... Simula tanghali hanggang inabot na ng alas 12 ng gabi. Ganon. When was this? When was this? Nagtatrabaho na ako eh. Nagtatrabaho. Pero kakatrabaho ko pa lang. So, ayan. Hi, Rome.
hindi ko na susuotin. Alam ko ba, ikaw eh. Hindi ko na susuotin yung mga ganyang kulay na damit. Ako, hindi na. Sa tapo ko na yun. Ayan o, tingnan niyo si Rommel sa katon. Di ba magkamuka? Hindi ba? The semblance is great, di ba? Grabe, hindi. So ako yung drunken. So, ganun, di, sobrang lasing kami. Mm-hmm. Hanggang sa nakatulog, kasi ano yung team building yun eh, team building. Mm-hmm. Nakatulog kami lahat sa tabing dagat. Mm-hmm. So, inalon to tao. Inalon. Pag-gising namin, ang dami ng tao nakapaligid sa amin. Akala nila patay kayo. akala nila patay kami. Kasi isa kong kasama. Hindi, iniihian ng aso. Hindi pa sa tapos pagtingin ko, ganyan, bakit ang daming tao? Sabi ko, grabe. Wala talaga. Parang patay kami. Parang akala nila patay na kami, na inanod kami. Wala. Wasa lang eh. Talaga wasak na wasak kami, sabi ko. So again, for those who are watching in, this is the reason why you drink moderately, drink responsibly. Opo. Yeah. Dapat. Actually, meron pa yung... Ay, hindi. Meron pa yung mga planking, yung mga nauso yung planking. So ganun din, nag-inuman kami, ang ininom namin yung emperador na yung totoo, yung dati pa. Yung nakakapraning na emperador. Mm-mm. So yun, ininom namin. Tapos, maya-maya, nagpa-planking na kami kung saan-saan. Yung bubong ng tricycle, pina-planking na lang. Gasta, nasira namin. Yan. Ayun, bayad kami. Yan. Kaya po, anay. Kaya, pag yung mga, ito po, mga kwenta lang yan, masaya lang pabalikan. Pero again, we do not promote na gawin nyo talaga. Okay? Meron pa pala. Meron pa. Isa pinakatapos. Tignan mo, dami kwento nito. Nagiinuma ka. Kaya nagmadali umuwi eh. Gusto niya isama eh. Sige. Kaya sabi ng tropa, sabi ko, pre, lagot na naman ako sa bahay. Mapapagalitan na naman ako. Lasing na naman eh. Pre, ganito ang gawin mo. Pagdating mo sa bahay, unahan mo agad ng galit. Kaya. Siyempre, tumatak sa isip ko. Seriously. Dapat magalit ka pag uwi ko. So pag uwi ko sa bahay, katok ako. Pagdating ko, sabi ko, wag niyo pagkagalitan. Lasing ako. Alam mo kung anong ginawa sa akin? Pinalo ko ng tambo sa ulo. Kaya, wala na nga. Tapos ang usapan, tulog na ako. Galit ka pala. Akala mo, obra. Akala mo, ha. Kaya yun. Yan. Wag pong iinom na madami. Wag pong iinom na madami kasi kinabukasan, hindi mo na alam, ganyan. Mm-hmm. Alam mo, patay na pala kayo. Yung pala, sobrang lasing lang, ganun. Mm-hmm. Yung iba nga, hinahatid, iniwan na lang daw sa taxi, tapos bahala na yung taxi drive, buti na lang, nasa kalsada, at least meron nakakita. Nasa ibang bansa pa. Diba? Grabe, parang kilala. Sino kaya yun? Tapos merong isa naman na bitter pa rin kay Lia. So kung sino ka man, Lia, magpakita ka, baka naman ma-share mo. Sino si Lia? Hindi ko nabutan yan, ha. Manood ka na lang ng replay. Replay yan, panuulan na replay. Nakakanta nga eh. Gusto mo marinig? Diba? O si Toto by Lia. May lyrics. Ayan. So yun. Okay. So guys, you're watching Boring Mondays, where we do random image post processing from random folks, and we also have random topics. And yun, we're just enjoying. We're already done. We'll just discuss the photo, then we'll be wrapping up the okay. No. Yun. One more, meron pang isang question. Meron pa, di ba? Mm-hmm. Isa? Meron pa, isa na lang. Ito yung last natin. Sige, mabilisan to para sige, tapos yung photo. Go. Okay. Rommel, gusto mo ikaw na magtanong last question? Ipo-post ko sa chat. Para naman nagkaroon ka ng kunwari participation. Para kunyari may ginawa ka naman ng pinag-irapan natin lahat. Okay, palalagay ko sa chat. Kanyara, nakikita mo yung chat, diba? Pero ano, ha? Ano lang yan, ha? Bullet points yan, pero buo yung question. I appreciate the effort
of you. Well, for humabol ka pa. And thank you very much. Pero panoorin mo yung replay. Sabi namin, iniwan mo na kami. Na sabi mo, mas sikat ka na kaysa sa amin. Mas malaki yung kita. Mas malaki yung kita sa kabila. Actually, rinig ko yun. Kaya lang hindi nyo ayaw ko papasukin. Ayaw papasukin. Pambira, ito napaka-negatibo. Hindi ko, nagpa-process ako. Hindi ko alam na meron palang waiting. Grabe. Hindi ko alam eh. Next time, mag-PPM ka muna, napapasok ka na para amangan ko. Yun, hindi ko naman alam. Hindi mo naman ako binabayaran para maghintay, di ba? Kung binabayaran mo maghintay, di ba? Alam mo si Park, hindi siya multitasker. Hindi ako in the zone. In the zone ako kanina sa process. Kaya nga ganun ang output eh. Nakita mo ba yung kiga yung ginawa ko? So anyway. Sige. Pakita ko naman yung mga... Later. Mamaya na. Okay, nasa chat room yan. So tingnan mo. Bullet points, pero buuin mo yung question. Okay, go. Patay tayo nito. Ano childhood favorite food but has been discontinued? Oh, mauna na ako. Sige. Mauna na ako. Sige, labas ko na yung photo. Mag-ano ako. Pakita ko na rin photo kasi sigurado hindi tayo magkakaintindi. Pag kahit describe ko, sabihin yung social pa ako. Nakako ng ano. Hindi. Ano kaya? Kasi, ano kaya? Hindi, ano kayo? Hindi nyo. Ano kaya? Ano kaya? Hayop kayo. Wala ba? Anyway, my childhood favorite thing na I wanted to eat again pero na-discontinue na is this. Sosyalin talaga. Hindi sosyalin ka. Alam mo ba yung planta niyan kung nasan yan, Macky? Nabutan mo ba yan? Tawa kainta. Pero, ngayon ano na siya, di ba? Ano na? Yung pwesto ng ano, ng pwesto ng LF, yung hiyera ng LF Logistics, di ba? Yeah, logistics. Yeah. So guys, this is the one of my favorite chocolate nung bata pa ako na ang sarap talaga para ka kumakain ng chocolate, di ba? Kung saka, pag nandito kayo sa Kainta area, pag tuwing aalis kayo dito, maamoy mo yan. Yung during nagluluto sila yung planta. Ang bango niyan. I don't know why. Yeah. Oo, yan. Oo, di ba? Alam mo to, Pei? Hindi. Oo, hindi niya naabutan. I mean, wala na si Pei dito niyan eh. Walang, pakita mo sa tatay mo to. I'm sure, no? Dito rin laking tatay ko eh. Pero sigurado na lasahan niya na yan. Siguro. Di ba may katambal yan, Park? Yung kulay dila, yung Dutch ano something. Yung may mani-mani. Parang may pinipig, ganun. Saan lugar ho yun? Hindi. Grabe ka ha. Ano ba yung chocolate na yun? Dutch. Ano, Dutch pinipig, ganon? Dutch pinipig. Kulay yellow yun eh, kulay yellow. Ngayon, sige, paprocess mo na ako ha, habang ano kayo. Okay, go. Sige. O, yun daw yung kay Park. Sige, ikaw, Rommel. Ako? Oo. Fritos ring. Wala na ba, no? Yung sinusot sa ano? Yung sinusot, lahat, oo. Yung laman ng buong isang ganon, isusot sa kulat sa daliri. O, ilalagay sa daliri mo, naalala ko yun. Kakainin gano'n isa-isa. Daw yung reaction ni Pei, no? Para kadiri kaya. Pei, masyado ka na, hindi ka minahal ng magulang mo, napagkaita ka ng pagkabata. Ganyan talaga kasi pag may coffee table book eh. Para siya ano, literal, Pei, cheese flavored rings yun, as in rings na pwede mo talagang isuot sa daliri. Ah, meron ganun dito niya, potato rings, pangalan. Yan, okay. Potato rings. So, ganun. Okay. So, yung local version niyan, so yun, as in, wala talagang ibang way siyang kainin, kundi ganun. Lahat ng kilala ko na bata, pag nakita yun, bubuksan mo, so puno yun. Susuot mo sa daliri. Isesahin mo, kukunin mo lahat, ilalagay mo lahat sa daliri. Hindi mo siya kakainin ng from the bag. Ilalagay mo lahat sa daliri mo kahit umaabot yun ng tuktok. Tapos tsaka mo siya kakainin. Ganun na. Isa-isa. Diba? Kaya meron dito niyan. Yan. Fritos ring. Medyo maanghang-anghang siya pero masarap. Mm-hmm. Pero iba lang siguro yung flavor. Oo. Ga, ikaw? Sa akin yung ano?
wala na akong nakikita ngayon eh, yung nips na peanuts. Peanut candy. Nips. Yung parang M&M. Parang M&M. Yung local, parang Filipino version ng M&M's. Wow. Nga, no, nawala na yun. Ang naiwan is yung, pero meron pa rin yata yung nips meron pa rin. Na yung milk chocolate na lang. Ah, okay. Ihuli natin si Macky kasi malamang yung sagot niyan ano pang village na pang village lang nila pang village lang kahit tayo nung bata hindi natin nilasahan yan. Sunod natin survey dapat sir kasi may coffee table book. Ay Edwin, mukhang mumultoy ka na coffee table book. Oh Edwin. Kagagawa ni Edwin. Tagal na yun. Sige. Ikaw pa daw. Ako? Mm-mm. Kung sa Pilipinas ha, ewan ko kung meron pa yun. Siguro meron pa rin nun eh. Ako yung mga nasa, ano, yung nasa bisikleta siya. Tapos meron siyang parang ano, parang jar na may tubig tapos puro mangga. Mango na green tapos may bagoong. Meron pa rin paunti-unti na lang. Pero hindi na siya kasing katulad ng dati na sinasabi na bawat, halos parang bawat kanto yun or may... Tapos diba? Matsachepo mo yung bagoong na maanghang, di ba? May maanghang Ang, sarap yan. Yun ang last time ko nakakain ng ganun nung nag-aaral pa ako dyan eh. Grade 3. Okay. That's 1968? Tama? Yes, bro. 1980s naman yun. 1968. Oy, hindi kami nakakalayo ng edad ni you know, ni Phey para wala halos magkaisang dadan ng mga 80s 'yon. Ano 'yon? 'Yon yung ganong mangga tapos ano pa ba yung may kinakain pa akong isa eh. Diyan din sa hindi, isang shop na 'yon eh, may singkamas. Yung how do you say this? Actually, lahat ng pagkain sa Pilipinas bihira akong makain kaya lagi akong takam eh. Mm-hmm. Buko pa yung usapan natin, di ba? Meron pang isa eh. May special daw buko pa sa Taiwan. Ay, sana na may ano, may post. Wait, look at this. Ayan, tanong nga. Sir Jeff, kasi wala na pong surge. Wala na. Yes, sarado na yung, sarado na I don't know planta. Ano nangyari. Nalugi na yung ano. Rommel, para sa'yo. Mga may nagyan pa. Hello, Ma'am Paloma. Good evening po. Hello, Miss Paloma, get ready. At meron na kayong schedule. Ah. Sinet na natin. Tapos, kay Jeff, may isa. Iba flat pa yan. Tops. Yung flat tops, meron pa. Meron pa. Tema, meron rin kami kasamang flat top dito. Sa'yo, no? Ang tagal na po, naman. Hindi naka-react ko. Bakit ang laki-laki ko sa screen? Kasi syempre, ikaw nagsasalita eh. Ikaw spotlight. Eh. Okay. Ano? Okay, yung ano? Pay, pag lumalay, naka-blush on ka ba? Hindi, namumula na. Malamig. Konti na lang. Oh. Okay, dililaw ka lang. Kaya mo lumalawas sa totoo kulay mo eh. Ginaganon ba? ang tawag dito, yung para siyang giniling na ice. Tapos lalagyan nila ng matamis. Scramble. Oh. Yeah. Meron pa yan. May humabol ulit. Meron pa eh. Kuya Edwin, good morning. Ayan oh. Yan yung totoong coffee table book. Yeah. not just any ordinary coffee table book. It's an iPhone coffee table book. Oh, di ba? Meron. Oh, matindi. Ano pa? Ako, yun lang. Yung talaga, mangga na may bagoong, tsaka yung ano, scramble. Okay. Ang hindi ingay mo daw. Ayan, no, Rommel, ang ingay mo daw, sabi ni Kuya Edwin. Good morning, Sir Edwin. Good morning. Nag-chashot na yan. Malamang. Yung iba, may mga dragon seed daw. Dragon seed, butong pakwan, no? Oo, pumpkin daw yun. Pumpkin butong kalabasa. Albino na butong pakwan. Tegbitis kalabasa. Alam ba kayo? Pinahihirapan nyo ba eh. Butong kalabasa, butong pakwan. Yeah. So, ikaw, Rommel, may air fryer ka na ba?
Wala kaming, 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 wala kaming,
Lafting mo? Nabulol na naman ako. Ino mo na ako tubig. Natuyo na lang mo. Take two. Rommel. Boss Edwin. Have you tried, ano? Actually, na-try ni Rommel to. He got, he joined me on one of the wine nights. So, charcuterie. Charcuterie. Alam mo yung charcuterie, Rommel? Hindi ko alam yun eh. Okay, so charcuterie is, alam mo yung, okay, when we were drinking wine that night, ano yung ginawa, ano yung pulutan? O sige, para mas maintindihan. Charcuterie is, in Tagalog, is pulutan. Ano yung pulutan natin nun? Sige. Queso. Ano pa? Queso wraps. Ano pa? Ham. May piece slices of ham. May or salami. Saka grapes. Oh, grapes. Remember grapes. The salad. Yeah. Diba? Yun yung tawag doon. Yun yung ang tawag doon. Instead of pulutan, kasi hindi nga naman pwedeng nagwa-wine ka tapos butong pakwan ang inuupakan mo, di ba? or sabihin mo, crispy pata o papaitan o adobo or ano ba? chicharong bulaklak. Yung mga, diba? Or crispy pata. White and crispy pata. Parang ano eh, di ba? Medyo off, di ba? Oh, so para kay Macky, obvious. Alam mo naman, social yun. Oh, isa. Opo. Isa. Kailangan ko ano to. I-pause na. Yeah, no, diba? Wine and isaw. Nako, Sir Edwin, kung alam mo lang yung istorya ng wine na yan, Diyos ko po. Huwag na natin pag-asapan. Anyway, oy, sino ba hindi nakasagot? Para maano ko na yung ano, photo. Kasi, one and only, yung taga-village, si Macky, yan. Ayoko sumagot. Yung mga ganyo. maano ko eh. Mapa-park zone ako nito eh. baka social na. Susalin to. Medyo. Okay, kasi. Hi, Brian Sodela. Wine and talk with Baboy. Well, pwede yun, ha? Pwede. Ako, gusto ko yung idea na yun. Gusto ko yung ano, ha? Yung tenga ng Baboy pag, na. Pag kay Macky, sasabihin niya, wine and tofu. Yeah. Buset! Diba? Hindi, sa akin, ewan ko, naabutan nyo rin. And ano siya, popular brand ng snacks yun eh. Isang line siya actually na siya lang yung i-describe ko na, inalagyan niya dilaw yung takip and then blue yung pinakakatawan. Tapos ano siya, parang wooden, hindi wooden, karton yung pinakalalagyan. Tapos metal, aluminum planters yung... Planters ba yung planters? Yeah, oo. Oh, ah, yung parang money, alam ko yung village. Plan. So planters, yes, yung planters din is continue, 'di ba? I think meron pa rin, pero hindi, ano meron na, wala, lang, hindi na siya local, yung dating ano. Planters na local wala na, pero yung imported planters from the States, meron pa. Meron pa pero yata. hindi na siya same ano eh, hindi na same ah, yung ibang mga sitiplar. Ibang company na yata yung kumuha and then yung brand name na lang ang dinala, pero for a time parang around 5 years or 10 years siyang wala na eh sa market. As in, wala na talaga. Tapos parang recently lang na nakita. Pero yun nga, iba na yung lasa. Pero miss ko yun. So, you have yung planters na good cheese evening balls, to diba? Sir Oka. Oka. Good evening, nice Sir Oka. Nice for dropping by. Dropping by. Yun. Diba? So, yung planters cheese balls, planters, ano nga to? Parang cheese curls, no? Parang gano'n ang... What? Cheese curls? Si Oscar the Grouch. I don't know. Where are you from? Part of Galara. Are you from Bulacan? From Cheese Carls.
Mel, on live tayo. Live tayo. Just tayo sa loob. Okay, dude, nalampasan mo na si, ano, nilampasan mo na si coffee table book kayo kasi cheese curls ka na. Tawag ko tayo ngayon, Carls. Carls! Kasi di ba yun yung parang kulay green? Oo, huwag ka na mga tuwiran. Ang point pa rin doon, whether ano yung tawag, tinawag mo sa cheese Carlos. Ano ba yung doon talaga tama? No. Ano ba yun? Believe na nga sana ako. Cheese Carlos. Oh, yan o. Edwin Loyola, tinan mo. Cheese Carlos. Ano ba yung tawag doon? Ano ba yung seryoso? Hindi ka talaga alam si Ron. Hindi ko alam. Tama. Tama. Pare, tama yung alam ko yung gusto mo sabihin. Mali yung pronunciation mo. Loko. Ano ba yun? Ano ba yun? Ang lalim na pagkapinoy mo eh. Curls nga. Curls. Cheese curls. Sorry. Kasi pag kasi para kunyari, pwede yung magpakulot. Gusto ko yung curls. Sorry naman, sorry naman eh. Medyo... Iba yung village ni Rommel. Nice one, Rommel. Thanks. Sabi ko sa iyo eh. Tama lang na pumasok ka eh. Mali, mali. Kalina humabol pa ako. We're live. Wala na. Move on na kami sa coffee table book. Ngayon, bongga guys. Bongga cheese curls. Pero again, pakilala natin muna sarili natin. Ay, mawala yung comment ng cheese curls. So guys, I'm your host, Parc Cruz. So I'm not yet closing this door. I'm Parc. And with me is Macky, Phey, Ga Marts, and Rommel Pogi. Pambira. Ano ka si Rommel Pogi, Cheese Carls. Cheese Carls daw siya. Carls. Anyway. Rommel Pogi Carls. Anyway, so I'm done with all three photos. So I'm gonna present it now. So para ano na rin. So maagari tayo natapos ah. Tapos tayo agad. So guys, alright. So guys, this is the three photos. So Kuya Edwin, I hope you like this photo. So I went to a different path. So alam ni Pe yung mga ganitong kulay yan eh. Yan yung mga classic park eh. Yan yung mga ginagawa kong kulay talaga. So nakita niyo yung difference. So explain ko na lang isa-isa dito. Hindi ko na i-open sa Photoshop. So the first photo is the one on the right side. Nautot daw si Kuya Edwin sa ano na tawag yan. Ayan. Ayan o, di ba? Dito lang po yan sa Boring Mondays na makakarinig tayo galing kay Rommel Marcelo ng Cheese Carls. Cheese Carls. Anyway, anyway, on the rightmost photo was submitted by Ga Marts. Now, Ga Marts, when he submitted this photo, sabi niya, talagang ano siya, parang hindi lang niya alam kung ano nang gagawing kulay. So, kasi with the black background, it's really hard. Now, pero when I saw the photo, sabi ko na nga, oh, Circe's, right? Circe's? Yes. Circe's. Sa 300. Yeah. Circe's. Sa 300, sabi ko, yun ang gagawin ko kulay. Kasi all gold nandiyan eh. So, ang ganda na. Tapos, dragon, di ba? Yung balat pa nung, ano, nung model is, I'll try to zoom in para, ma'am, I'll open that file. Wait. Circe's. Diba? Makakasend ba ako ng file dito sa ano natin? Hindi eh. I'm not really sure kung hindi pa. I haven't really tried that part ng ano yung magpapasa ng mga file. Hindi pa. Anyway, so look at this. The original photo is the one on top. Okay? Nakita niyo? Nakaano siya? Nakalock siya sa screen ng all three photos ha. Mm-mm. Ah, okay. So wait. Sorry. Kaya pala wala kayong reaction eh. Pero pre, okay. Pay, sige nga subukan mo, try mo nga mag-send ng file dito sa chat natin kung papasok siya. Hindi pwede file. Eh. Walang ano eh, hindi wala, walang option eh. Yung picture eh. The only way talaga kasi yung picture na sin yung ano, yung coffee table book nga namin, yung kay Boss Edwin, kay Sir Edwin. Ah. Akin na, PM mo na lang sa actually ganyan yung pagka-retouch ko eh. Ganyan na lumabas sa kulay. Labas kaya naisip ko yung ano eh. PM mo sa akin. Teka, PM mo nga sa akin. PM ko sa iyo ah. Teka. Ah, sige. Alright. So, balik ka muna dito. So, guys, look at this. The original photo was the one on top. Yan yung original. So, yung anong naging problema mo talaga first dun sa photo?
Actually, papi, yung ano eh, wala talaga akong background. So, binigyan lang nila ako ng yeah. Black. Black talaga. So, mm-hmm. Tapos, dalawang ilaw lang ako. Isang AD600. Tsaka isang mm-hmm. Tapos, nag-blend in pa yung buhok, no? So, I'm gonna give you the tip here. Ang ginawa ko dito para maiangat ko siya was to use shadow and highlights para humiwalay yung ginagamit ko para ma-accept, mm-hmm. Ma-ilang, may ano, tapos select subject na ako from that mm-hmm. point. Now, tapos kumuha na lang ako ng background sa internet, which is came from the 300 itself, yeah, para hindi na ako magkukulay. So, madali naman mag-alis ng tao. Yan. So, tanggal na ako, linis ako. So, galing. Yan na yan. So, from that point, lagayin lang ako ng mga ng vignette. Pasok ko yung subject, pero kailangan ko kontrolin yung kulay ng balat niya. Makikita mo. Binuhay ko yung mga highlights na nakita mo. Mm-hmm. Legend burn. Tapos pinatay ko kulay niya, tapos pinasukan ko na siya ng golden tone para mag-blend in na siya sa background. From that point on, binuhay ko pa yung, ganyan yung trademark kasi ng 300, yung flare ng araw, lagi talaga pumapasok. Eh. So yun na yun. Kulay, then again, vignette ulit, then pasok na yung primary color ko, yung parang pinaka-top coat niya. Then luto ko na lang ng curves ulit, yung final coating niya. Then, konting pasok lang na mag-greenish kasi may mga part ng 300 na may pagka-green yung ano yung mga shadows niya. So, yun yung unang mm-hmm. ginawa ko. So, pinasok na yan. Hanggang nag-blend in na lang ako ng mga kulay para maging cinematic siya. So, marami-raming kulay yan lang nangyari sa kanya to get that color. So, yan. From that photo into this. Yan. Yan. So, malaking ano. So, again, kaya. Pero in kaya a few pa. Minutes, ha? Galing. 300. Mm-hmm. Yun, nasan ba siya, no? Thank you. Sandali lang. Sa, nagpadala ka na? Bakit? Ah, sinend ko sa PM sa'yo. Check ka. Yung picture ni Boss Edwin, ganyan din eh. Okay, check ka. Habang hinahanap mo yan. So for those who are watching, matututunan nyo po lahat ng ginagawa ni Parc. Hindi. Hindi. So hindi kaya pa sa given time to talk, no? Malabo. Malabo yun. Hindi. I mean, well, kung gusto nyo lang malaman kung yung in-depth, so meron po tayong ginagawang workshop which will happen sometime in February. Tama ba, Rommel? Yes. So abangan na lang po ang final date for February. Pero yes, yun nga, yung workshop na yan, this is I'll where... Be, yeah, I'll be... Alan, yung sa workshop itself? Yes. So doon mo didi-discuss yung mga tools, di ba? The tools and how to use them, yung fundamentals of Photoshop para, di ba, yung mga photos na katulad nun, black lang yung background, nagagawan yung pa ng paraan. Brother, ito yung Kipay. Yes. Yan, maganda nga yung ano. Yes. Naglaro niya rin siya ng vignette saka ano, yan yung ano, yung control ng selective lighting. Ang ganda, ang ganda rin yung kulay. Anong camera gamit mo dito nun? D80 yata yan. Ooh. D80 okay. Yan doon ah. Oo, tagal Pops, na niya. Tanong si Kuya. May tanong si Kuya Edwin yata. Ay, kaya sagutin. Yes. The answer is yes. Pwede po, pwede. Kuya Pay, if you're using the iPhone, Pro Max 12. Hey, ano, so kay Sir Edwin. Kay Sir Edwin, Mac. Oo. Sa Sir Edwin, doon sa top right, yung parang pag-scroll down, di ba lalabas doon yung option ng screen mirroring? Pindutin nyo lang yon. Pero doon sa Smart TV, just make sure na kung Android TV yan, you still have to install yung Air Screen app via the Google Play Store. Pero yon, pwede yan, pwede. Pwede siyang i-ano doon okay, sa TV. Second photo is from Phey again. Yan. Ganda. Lupit ta. Magaling naman nga yan. Ano ba? Tagal ko na sinasabi sa inyo magaling yan. Magkakaroon ba ng coffee table book yan kung hindi magaling? Diba? Yun ang sukatan. Teka. Na DC yata si Pink. Sayang. Yan yung mismo picture na yun yung ginamit. Okay. Yes. Yun. So, going back to you. Tatlo yan, tatlong photos. Yep. So, punta na ako kinon yung sa... Yung next photo was kay Rommel ginawa ko. Yan. So explain ko sa inyo anong nangyari dito. Kasi hindi rin niya kasi in-expect na ganyan kakalabasan eh. Mm-hmm.
Kasi papakita ko sa iyo yung base photo. Ah. Yung base photo looks like this. Diba, tapos sabi mga apat yan? Apat na photo yan na iba-ibang angulo. Kinuha ko lang yung mga ano, yung mga parang yung tela. Mm-hmm. May feed, nagfe-feedback ako. Meron ba? Wala na, wala na. Kanina. Okay. Okay. Ayan, Boss so, Edwin, no? Nasa Smart TV. Ay, tama, Mel. Ayan, oh. Oo. Sir Edwin, ayan po. Sino niya? Si, ano, si Sir Pay. Naka, ano, naka, naka-sync from any device going to the Smart TV. Yeah. Pwede, pwede. So, may pag-asa yung photo na yun. Ang ganda nung, ganda ng kinalabas, mas yumakap pa. So, pwede ka talaga mag-multiple shot, Rommel. Ganito ka kalabasan. Tapos, nakita mo, binler ko para maging dreamy. Tapos, ang ginawa ko, pinakawalan ko sila mag, ano, yung, sa ibabaw. Tapos, nilagyan ko muna siya ng kulay na. Yan o. Di ba na, Rommel, kani, parang movie poster. Dapat hindi makita ng kliyente yan. Dapat. Ayan o, tapos, tapos, ang ano na yan, ang, actually, ang bala ko, ang dapat, lalagyan ko siya talaga ng, ano, ng film burn. Mm-mm. Decided na just to go for a simple approach lang ng kulay. So yung mga normal na no, parang yan yung nagdala ito, diba? Yung parang nag-glow na sila. Oo. Alam mo na Rommel, pag nagbayad na yung kliyente, pakipasa na lang po yung bayad kay Parc Cruz. Gcash lang ba yun? Gcash lang, Gcash. So yan yung ano, yan second photo. And final photo would be kay Kuya Edwin. Yan. Ayun na nga, di ba? No? Hanapin ko muna. Hindi yan. Diyan yan. Yung ano yun. Ano yan? Yung shooting yan. Hanapin ko muna ha. Ang dami na ako nakabukas eh. Ayun na. Nandito na. Nakikita sa ano eh. Ito, nakita ko na. Yan. Yun. Alright? Yan. Iyan ako ha. Explain ko on what, bakit ako, kasi ito trademark ko to, yung ginagawa ko. So, kumbaga, I really killed all the kulay. Kilala ko si Kuya Edwin in terms of kulay, talagang ano siya, contrast lagi kulay niya. That's his style. Mm. So, I'm not saying na pangit sa kanya. No, it's that style niya talaga yan. So, okay, ano ko muna. So, makikita yung transformation. Now, as my style, sa akin, style ko kasi lagi is always bubuhayin ko muna yung mga yung exposure kasi kailangan ko makita yung dynamic range ng shadows ko and highlights ko. So from this point kailangan ko buhayin yung smoke, yung mga ganyan, yung mga necessary details na yan. Tapos kailangan ko nang patayin yung mga kulay like sa skin. Instead of nagpapawarm ako, naggagawa ko ng parang almost black na color na black and white na red channel ang ano. Tapos inalis ko na yung blue kasi nga again it's not my style of ano, so it's my interpretation of Kuya Edwin's photo. Malakas na yung kay Kuya Edwin, so this is just my style. Kasi alam ni Pei yung mga style ko ng kulay, yung nagsisimula ako, ganito na yung ginagawa ko. So, ayun, makita nyo, binuhay ko yung mga highlights na dodge and burn. Yun. Kanina ako nagpe-feedback. Pag may feedback ako. No, may ano. May narinig baka kaya ako. Ano? Wala din na. Anyway, so yun. So from here, makita konting ilaw, tapos dito na naglagay na ako ng top coat ng color niya to give that brown goldish, ano parang bronze tone na nga, yan yung tinatawag natin bronze. Now, to get the bronze tone, kailangan mo talaga pakintabin yung skin. So ibig sabihin, in-exaggerate or in-enhance ko yung mga highlights sa katawan niya. Oh, yeah. Yung mga specular highlights niya. So yun, a little bit curves and that's basically it. Tapos nilagyan ko na lang siya na texture kasi nga para maiba totally maging drama, mag-iba yung ano yung semento, yung wall niya. Buhay na levels. And that's it. And exposure. Nilusaw ko and went to that color. Yan yung kinalabasan ko para news pa. So totally same photo pero different yung kulay. Hindi mas ano ngayon, kumbaga if you're gonna go for, let's say, on the spot, yung mananalo yung kay Kuya Edwin dahil yan yung colorful. Contrast, more in the RGB. RGB ang present niya, red ang balat, green yung nasa cap, tas blue yung background. So, RGB play siya. Sa akin naman, more on dramatic lighting and skin tone, ano naman ang ano ko. Yun yung doon ako masyadong naglinoan.
Mm-hmm. Oh, kuha sa iPhone 10. Diba? Iba iPhone talaga. Yun, iPhone, no? Mm-hmm. Yun. So, walang limit talaga sa ano, being creative. So, you'll know more of that once we interview Kuya Edwin. What's the real secret about shooting using an iPhone? Slated so for February. Kailan? 13. February 13. The real deal. Kuya Edwin Loyola. Kuya Edwin, you're welcome. And thank you rin sa tiwala for letting me play with your image. And that's actually... I had fun enjoying. So this is the three image I processed this evening. And thanks again for Ga, Rommel, and Kuya Edwin for pagsatiwala. Solid. Yun. Coffee table. Wala. Nasa cheese curls na tayo eh. Mas may impact ngayon yung cheese curls eh. Anyway, guys, strike a pose. Take the photo right now para meron mang group. A single photo each ah, para ano, para bongga. Strike a pose lahat, isa-isa. Para may matino. Ako muna. Wow. Okay, next is Macky. Like a pose. All right. Next is what? Si Boy Tisoy. Loko. Ganyan ang mga pag ano, inedit posing. Ni Park yan, patay ka. May pero nasa likod. Pero na, ako ko na. Ito, oh. Paligiran mo siya ng cheese curls. O siya yung cheese curl. Siya yung nag-iisang cheese curl. Yeah. Okay. Yeah. Pap, Rommel, hindi mo lang pansin, kita na kwarto niya yung... ngayon. Walang virtual pinakatago-tago. Pinakatago-tago niyang kwarto. Bakit nawala nga? Ay hindi kasi. Wala. Ano eh? Wala eh. Oh, ibang platform eh. Ibang platform eh. Anyway, may mga pahabol na chat, so I'll just shout out muna bago tayo magano. Okay. Again, thank you again Kuya Edwin for the trust. Thank you. Edwin Behar, lupit ng mga idol. Salamat po Kuya. Salamat. Thank you, sir Edwin. Yun, meron pahabol. Cheese curls. Mumultoy ka ng cheese curls na yan, pare. Wala ka lang, ha? Di ba? Anthony Balvin, galing daw. Idol, galing daw. Sir Anthony, good evening. Yeah. Yan, oh. Ganda ng profile picture. Ganyan yung ginagawa mo kanina, Rommel, di ba? Maraming salamat, Sir Anthony. Oh, yun, oh. Yun. So again, that's Boring Mondays, guys. Thanks for dropping by. Pero before we wrap things up, again, the show isn't possible without my groups. Of course, hindi naman magagawa kung wala sa tulong ng mga to. Lalo na sa mga nagsusponsor sa amin. So guys, so kayo na, no. Si Rommel ang hayaan ko magaling sa ano. Sige, manawagan ka, Rommel. Ayun po. So okay na po yung ating January at saka yung February natin. So pagdating ng March, sana naman po kung gusto niyo pa rin pagpatuloy itong aming show, you can help us improve the show as a sponsor. So let's talk. Email us at parkhere2020@gmail.com or PM Macky Alejandro or PM nyo lang ako. Walang kahirap-hirap. Yan! Maganda-magandang gabi po. Yun. Like the ticker, ayun, the ticker box. You are watching Boring Mondays and this is Session 15. Grabe, Session 15. Diba? And again, so anyone who wants to join the event, sige, ako pala mag-plug. Sige. Again, poster. Open kayo poster. Sige. For those who want to join this year's Photo World Asia sponsored by FPPF, you have to visit the website www.facebook.com FPPF
PF1987 to join this year's first ever virtual Photo World Asia. Yan. Yeah. Which will be on January 29 up until the 31st. And one of the guest speakers there is yours truly. Yan, nasa taas natin. Yan, Sir Parc Cruz. So, isa siya sa mga speakers. Again, marami pong nakaslate ng mga speakers. Ang gaganda ng lineup for this year. Isa lang siya, si Parc nakasama. Oh, thank you. I'll be opening the Photo World Asia Talk. So, I'll be one of the first speaker there. So, I'll be on the 29th. So, 29th. I think my slot would be 10 o'clock to 12. Mm-hmm. Then, I'll be talking about simplifying your workflow. So, basically, papadaliin yung mga... So it's not gonna be a workshop, but it's more of talkies, but I'll try to make some magic there para at least mapakinabangan rin yun. Yes. Again, that's FPPF this year's Virtual Photo World Asia 2021, January 29 to the 31st. Yes. Meron pa tayo isang papromote last. Yung kay Kuya Edwin. Yes. The diba? Coffee table book, di ba? No, not the coffee table. The coffee table and book na may po-promote. Yeah, wait. Ito. Ah, yung ano, the show on February 13. Yeah. Okay. Show must go on. Kayong dalawa mag-ano nito at kayong co-host ko dito. Mm-hmm. Okay. There you go. So to kick off the first episode for Parc here, the live show, we have the special episode and the special guest would be no other than Sir Edwin Loyola. Loyola. The real deal. Rommel. Yes. Unang kita ko pala sa poster, sobrang catchy. Lalo-lalo na sa ating guest co-host. Smile pa lang, panalo na. Di ba? Buisit. Basahin yung kay Kuya Edwin. Maraming salamat ulit. Sa inyo. Ingat sa virus and reminder, hindi flat ang Earth. Earth. Okay, na-rect ka. Parang ano nga naman daw yan. No, Kuya Edwin, no, this is my first time to be invited for Photo World. I haven't, this is my very first time to work with them and share my thing there. So, it's an opportunity that I can't resist. Giving up. Buti na lang binigyan niya. Natali ko dito sa poster, Macky, ah. Buisit kasi gumawa ng poster na yan. Bakit? Dami naman ng photo yung talaga yung nilagay, oh. Sobrang saya ni Macky. Sobrang saya. Pabira. Tapos any announcement, Rommel, for the upcoming sa Feb? For the February, may plans kami for the workflow workshop. So, details will be posted soon. We'll be resuming our workshop next month. Trabaho ulit kami nila Rommel. Poster will be posted to sa aming page, the workshop group. So, like, follow, and share lang para updated kayo sa aming mga schedules. Mm-hmm. Yun. So, guys, any party words before we close the show? We'll start with Ga. Yes. Thank you for inviting again. And shout out to Team Ko, Team Bright. Little Team Bright, hello. OFW. Yung sa teacher natin, OFWMTT, tsaka kay MLR Creation. Yan. Salamat sa tiwala na pinashoot niyo ako kahapon. Yan. MPT, tama ba? MPT ang pangalan? MPT? OFWMTT. OFW Models in Taiwan yata yung complete. OFW MPT, good evening. Thank you. Good evening. Yan. So, yung Team Bright, wag sana magiging Team Dark ka. Para si Billy parang hindi ko nakikita, no. Oo nga eh. Eh mukha ano, na bulgar kasi. Hindi pala. Hindi. Si Billy baka busy. Nasa Cebu, 'di ba? Cebu. Ah, okay. Nasa Cebu naman siya talaga. Medyo para dyan ang connection. Ano sa kanila eh. Sige, one time ano natin sila. Questionin natin siya. About you, Sir Phey. Yan, Sir Phey, yan. Ano yung party words?
ako eh. Salamat ulit sa pag-imbita. Pangapat na. Wow. Suki ka na dito. Sabi ko naman. And people, pero ano ah, maraming nakinig kanina ah, about mm-hmm. mukhang nabita. So I think we'll be matching. So kailangan pang ano natin yung ganyang topic. Makang yes. mapapakinabangan. Studio talk. Oo, marami pa. Actually, marami pa ako pwede share. Pero sa susunod mm-hmm. na lang. Marami yeah. pa yan. Marami pang pwedeng madampot dyan na mapapag-aralan. Basta paalala yeah. lang ah, hindi lahat ng sinabi ko ay tama. Hindi rin mm-hmm. dapat ibig sabihin nun ay kailangan yun sundin dahil kanya-kanya tayong patakbo. Mm-hmm. Nasa iba-ibang lugar din tayo. Depende sa area mo siguro at sa kayang mm-hmm. kakayanan mo. So, mm-hmm. yeah, akin ay ano lang, dinaanan ko at advice lang. Yun. Yes. Exactly. Yun. Tama. Sir Pabe, mukhang may nakakalimutan ka pang i-promote. Ano yun? Yung coffee table book. Hindi na. 7 years ago yun. Gumagat si Cheese Carls. Cheese Carls. Ako nakahanap ng Cheese Carls dito. Tiga mo. Pupunta ako ng market bukas. Maghahanap ako ng Cheese Carls. Lagyan. Planters ha. Planters Cheese Carls ha. Ayaka. Ayaka. So, Macky, any parting words? Parting words. Actually, kanina pala, di ba, remember may pinag-uusapan tayo na ano dapat binubuo nating guest. Sumilip siya kanina. Siguro nag-break time during sa work. So, hello. Pag nakita mo to, hello. Usap tayo ulit. Yes. Yun lang. Alright. Pagbutihan mo yung kapatid. Yun. Tapos, Rommel, again, before you say goodbye, I just want to say thank you again for the effort, pare. Thank you for dropping out at ginawan mo kahit paano. Binigyan mo ng importansya ang mga kaibigan mo. So, ayun, syempre sa akin, don't forget na kumain ng Cheese Carls. Yan. Yeah. Kapatid ng buhay yan. Pagka nakakita, talaga dito yun. Pinara na yung sarili para wala na mas mabigat. Ayan na, Peyo, may pahabol pa. Ano yan? Sa worldwide meron. Oh, meron daw Cheese Carls dito. Sa worldwide daw. Pilipino ka. Wala na kasi ako Cheese Carls dito. Si Ma'am Paloma. Ma'am Paloma, natutunan sa interview ko. Kailan ba si Paloma Moon? Iniintay ko yung interview. Ano yan? Okay, ang prepare, si Miss Paloma Moon will be, there'll be a group of all girl photographers ang invited. Magiging guest. So, yun. So, kasama abang ka doon. Abang lang. Kasama ka, Mr. Coffee Table Book. Kasama ka sa magiging co-host. Dapat na kasi sa susunod, labas mo na yung Coffee Table Book na yan eh. Hindi ako nga, walang copy yan eh. Boss Edwin, asa na ba yung Coffee Table Book na yun? Wala iba nga copy yan. Iba kang offer sa idea. Ma'am daw kayo, ma'am. Naligaw ko siya. Boss na. Oo, oh, di ba? Pag nilabas ni Sir Edwin yan, dun sa show niya, yari ka, screenshot ko talaga yan. Ako din. Ay, speaking of the coffee table book, Kuya Edwin na may gustong bumili ng coffee table book niyan, nandito, tinatanong nga ako saan, paano daw makaka-avail. So, let me know, paano makakabili ng copy ng book. Okay? Alright. So, guys, thank you very much, guys. This is Boring Monday Session 15. We're closing it. Five. At natapos na namin gabi namin. And again, I'm your host, Parc Cruz, with my co-host, Rommel Marcelo, Macky Alejandro, Ga Marts, and of course, Coffee Table Book, Phey Palma. Yes! Phey Palma. Good night and good peace. Good night. Thank you. Like and subscribe. Yep. Boom! Panis! Close. Video out, guys.